Okay, hello. Magandang araw po sa ating lahat. Kamusta kayo? Good morning, good day, and magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang umaga, magandang tanghali. Ano mang oras na inyong napapanood at napapakinggan itong ating live streaming. So, pumuli ang inyong lingkod, si Sir Glenn. Maraming salamat pala sa mga nag-team replay. Nanood po ng ating premiere. So, yan lang muna ang ginawa ko kasi meron po akong inaasikaso. Pero ngayon ay magla-live streaming tayo at pag-usapan natin ang mga mahalagang issues at ayan. Lalong-lalo na yung may kinalaman sa politika at syempre yung mga observation natin sa mga galawan ng kampo ng mga Duterte na walang ibang ginawa kundi ang magsabotahe, no, sa ating gobyerno, no? So ang tanong po natin dito mga kaibigan, so kindly please share this live streaming. Ayan, huwag na kayong mahiya. And then, pagpasok ninyo, mag-like na kayo. Huwag nyo lang pansinin yung aking costume kasi hindi ko alam na uniform pala ito. Parang uniform pala ito ng SMNI. Pero sa kasamaang palad, no, medyo dagok sa mga supporter ng SMNI kasi, ayan, no, kunti na lang ang nalalabing panahon. No, sintensyahan na sila ng Kongreso. At ano kaya ang mangyayari sa kanilang franchise. Kasi nakapasa na sa second reading yung resolution na i-revoke ang prangkisa ng SMNI. At yan ang naging dahilan kung bakit di umano ay patay ang demokrasya sa ating bansa. Pero hindi po yan totoo dahil ang pitong araw na rally ng kampo ni Kibuloy at kampo ni Digong ay patunay na buhay ang demokrasya. Hindi sila pinakialaman ng gobyerno, hinayaan silang mag-iskandalo dyan, magpahayag ng kanilang sentimento, no? At obserbahan po natin, okay, obserbahan po natin yung galawang Digong, galawang Kibuloy, at the same time, Sara Duterte. Okay, maraming salamat. Good morning kay Basaw Carl Alejo. Yan, maraming salamat po sa iyong pagtamsak at syempre pag-share. So live na po ito guys, ha? I'd like to remind everyone na hindi na po talaga ito basta-basta. Ito po ay live streaming na talaga to, no? Okay, pakita ko na sa inyo yung aking microphone. Ayan. Good morning, good morning, good morning. How are you today? Pakita ko na sa inyo yung aking mahiwagang microphone, guys. Yun. Maraming salamat sa mga nag-like at saka mga nag-share dyan. Shane, good morning. Sa gusto pong tumulong sa ating channel, pwede po ninyong i-share at syempre pwede po ninyong, hala, ganon? Sigurado ka dyan sa balita, Carl Alejo Basaw, na na-ospital si Rodrigo Roa Duterte? Kasi di na siya maayos magsalita eh, no? Napansin ko noong rally, napanood ko yung pananalita niya, medyo utal-utal na siya, no? Na ospital si Digonyo, Sir Glenn. So, paki-confirm po ninyo yan, ha? Sir Carl Alejo Basaw, paki-confirm po ninyo dyan. Eh, ako naman, tao naman ako eh. Oo, sir, pagkagaling niya sa rally. Eh, alam mo, sa totoo lang, parang sabi ko nga sa sarili ko, hindi ko natitirahin si Rodrigo Roa Duterte kasi napansin ko na hindi na maayos ang kanyang pananalita, no? Medyo utal-utal na. Nung nasa harap pala siya ng entablado, nung nasa taas pala siya ng entablado, medyo inaakay na lang siya. Ang problema kasi kay Digong, bakit hindi pa siya magpahinga? So okay, kung ako sa kanya, dapat magpahinga na lang siya. No? Dapat manahimik na lang siya. Eh ang problema kasi, okay. Wait lang. Okay, ang problema kasi, nakikialam pa siya. Green kasi yung kulay, pinalitan ko ng blue. O, ikinontent ni Sir Ivan. Kasi alam natin, parang nagdeteriorate na yung katawan ni Rodrigo Duterte, no? Dapat, sa mga kampo ni Digong, katulad ni Bongo, katulad ni Bato de la Rosa, katulad ni Robin, huwag na ninyong akay-akayin yung matanda sa stage. Kasi ako, kahit gaanong inis ko sa kanya, na aawa din ako sa kanya, no? Hindi dahil sa simple, ano ba naman ang kalagayan niya, naging pangulo siya, di ba? Pero yung akin lang kasi, human consideration,
huwag nyo nang gamitin si Digong para mag-prosper yung personal political interest ninyo. Kawawa naman yung matanda. Tama, sir. Parang inaatake siya during nasa entablado siya. Wow, ganda ng mic mo, sir. Of course, maraming salamat. Ito po ay ang brand ng ano, ang brand ng microphone na to, guys, is Titan. No, Diyos ko, parang may naalala ako ah. Parang may naalala ako sa brand ng Titan ah. Wow, ang ganda ng mic mo, sir, sabi po ni Shane. Maraming salamat sa pag-appreciate po pag-appreciate ng ating microphone. Ayan. Thank you very much. Di po talaga kaya niya mag-event kasi mahina na po siya. Siyempre po, yung intense ng galit niya, makaka-epekto talaga sa health niya. O, di na sila naawa para lang sa pansarili nila, kapatanan. Correct eh. Kaya tingnan mo, nasagot tuloy siya ni PBBM. Alam mo, Tatay Digong, hindi po naglalakwat siya ang ating mahal na Pangulo. Naging Pangulo ka din ng Republika ng Pilipinas. So dapat alam mo na kailangan mo naman isnabin ang mga paanyaya ng mga international leaders. O, palibasa ikaw, hindi ka nakakapunta dahil hindi ka naman ini-invite. So sana, pagbabigyan ng pagkakataon na gumaling ka sa ospital, huwag ka nang makialam sa politika. Mag-enjoy ka na lang. May mga apo ka, may asawa ka. Enjoy your retirement. Huwag ka nang magpaka-stress sa politika. Iwanan mo na yan sa mga bata. Oh? Kaya yung mga vloggers nila, nagsisisihan sila na bakit daw umattend sa rally. Oh, yan yung nakita ko na Mike, attractive tingnan, Sir Glenn. Ayan. Maraming salamat. Ako, alam mo, sa totoo lang, nag-i-invest ako sa mga gamit ng aking live streaming. So medyo para magiging maganda, para po to sa inyo, no? Sana all may magandang mic, sabi po ni Nexon Mendoza. Yan, sabi ni Steview, yan ang nakita ko na mic, attractive tingnan, Sir Glenn. Ang pangalan ng mic na to, oy ma'am, oy mga maya, baka mama, Titans ha? Titans! Baka naman po, oo, sponsoran ninyo ang munting tinig. Kasi o, tingnan nyo, hindi po ito promote pero maganda siya tingnan. Ang pangalan ng microphone na to is Titan. Yan, standard microphone. So, i-ano mo lang sa desktop mo, ikakabit mo lang sa desktop mo, tapos meron siyang headset. Guys, yung headset ko, mumurahin lang ito siya. No? So, ano na, parang mayroon na siyang condenser. Napakaganda po, promise. Napakaganda siya. And I really like this, no? Miss Esteban na po, good morning. Ayan. Sabi ko nga sa inyo, yung mga nagbibigay sa akin ng mga blessing po dyan, oo, ito yung mga in-invest ko, no? Boss Nexon Imbag, nabigat po. Musta po, ingat at God bless po sa ating lahat, sabi ni Kabsat Makoy. Ready host na ang datingan, of course. Kaya lamang po, mga effects na mga laugh, mga ano, wala. Laugh talaga. Ayan, sa lahat po naman nanonood, 78 na tayo, pakipwede, ano naman, umiilaw pa ang mic, o, oh, diba? Sana all. Parang lagi ka ata naka-live, ah. Sabi ni Belly Arte. Yes, of course, kailangan ko mag-live kasi ang labanan ngayon, Sir Belly Arte, is social media. Ayaw ko naman na malito ang ating mga kababayan, pati ako malito. So kailangan magiging determined ako, magiging diligent ako sa pagpapahayag at pagbibigay ng importansya sa inyong mga opinion. Mamaya, pupunta ako kasi ng Coronadal. So nag-live ako kasi, alam mo naman, magka-canvas ako ng ano kasi, di ba, mayroon akong mini pool. Ayan, so syempre kailangan kong ayusin. O, the first, ayan, Queen Elizabeth E-Factor. The first, ano ang purpose nila? Para lang iupo si Sarah? God bless or goodness, hindi nila mauuto ang Pilipino. We love PBBM. Kaya nga sabi ko eh, dapat si Rodrigo Roa Duterte, nung pinakita ko pala, yung nakita ko yung rally noon ng March 12, akay-akay si Rodrigo Roa Duterte. Yung nagsasalita siya, hindi na organize ang kanyang thoughts. O, sabi ni Kamsat Makoy, galing po ang tawa niyo po, Kuya Glenn ha. Lalo po mabwisit ang mga DDS po sa mga tawa ninyo.
Natapos lang ang 7 araw na rally. Walang nangyari. Alam mo, inaway ako, Steve, eh. Kasi medyo maingay daw po yung kaldero ko. Good morning, Mr. Sandy or somebody. Shout out, Mr. Somebody. Ayan, bigyan kita ng moderator badge. Ayan. Good morning, Edna Pastrana. Welcome po dito sa ating Munting Tinig channel. O, please share this live streaming. 90 na tayo, mag 100 na tayo, tapos hindi pa kayo nagsishare. Naipatrating na rin kay PBBM yung mga pinagagawa ni Digong nyo. Ipareview daw ni PBBM kasi hindi daw niya alam. Kaya delikado yung mga nagsalita sa rally, yung sasampalin ng left and right si First Lady Lisa. Alam mo, si Glenn Chong, walang kwenta yan. Kaya huwag kayong maniwala dyan kay Glenn Chong. Kasi gagawin ni Glenn Chong ang lahat para mapakiusapan lang siya. Or mapag-usapan lang siya ba, di ba? Wala na yan, laos na yan si Glenn Chong. Laos na yan si Glenn Chong, kaya gagawin ni Glenn Chong ang lahat para nang sa ganun ay mapag-usapan siya. Ikaw ba naman salita siya ng salita, sampalin niya si First Lady Lisa? Magagawa niya kaya yon? Sarili niya, sampalin niya. Ang kagago niya eh, di ba? Oh, dapat sabihan si Glenn Chong, instead na sampalin niya si First Lady Lisa, humarap siya sa salamin at sampalin niya sarili niya. Kahit na magtihaya pa siya, kahit magtuwad-tuwad pa siya, kahit ano pang gawin niya, hindi na siya mananalo. At hindi siya pwedeng manalo sa nasyonal. Dahil wala siyang bilang. Oh, maraming salamat. Oh, you're welcome, Mr. Somebody. Sabi ko nga, huwag kayong humingi ng jacket sa akin kasi mabibigla lang kayo. Oh, mabibigla kayong bigyan ko, mabibigla din kayong alisan ko. Sabi ni Infinite Stream, no escape ads done shared my balita raw after sa rally nila sa Liwasang Bonifacio. Okay? Morally na hospital daw si Digong nyo. Kaya nga, alam mo, sa totoo lang, feeling ko nga eh, sinasakyan nila yan ng meds yang si Digong. Sabi ni Nexon Mendoza, pilit na pinagsasalita sa stage, kahit hirap na yung matanda. Isang araw, bigla na lang, bubulagta, and it's going to be their fault. Di ba remember nyo yung panahon ng elections na yung kinidnap daw si PRRD, na hindi po makalabas si PRRD, wala siyang cellphone, nasa kwarto lang siya. Parang na-vlog po ata yan ni Thinking Pinoy, di ba, dati? So may nagkocontrol talaga kay Rodrigo Roa Duterte. Okay? Kahapon, nag-donate si Congressman Sandro ng 1 million sa Camp Crame. Yes! Nakita ko yun, Shane. Bitter yan si Glenn Chong, baklang-bakla, pati babae, pinapatulan kahit wala naman may pakitang evidence. Kasi nga, bad and good publicity, publicity yun. Yan ang ginagawa ni Glenn Chong. Ayan, hindi ba pwede kasuhan si Congress, si Chong, Teacher Glenn, para matanggalan ang permit bilang attorney? Actually, parang na-disbarman ata yan si Glenn Chong. Ma'am Esteban, Miss Esteban ako, parang ano eh, parang what you call this, parang na-disbar yan. I don't know, I don't have any idea. O, balik muna, SMNI, attire, katarugo. O, SMNI, total, tanggalan man kayo ng prangkisa, ako muna magagamit ng uniform nyo. O, sabi ni Pro Apo BBM, si Bongo yan. Ayan. Maraming salamat, Edna Pastrana, nag-share na ako, sir. Maraming salamat sa lahat po ng mga nag-share. Sana yahaba pa ang buhay nyo, sana maging maganda pa kayo. Sa lahat ng nag-share, maganda sa kayo. Sa lahat ng nag-share ng live, maganda kayo. Sa hindi mag-share, mga pangit kayo. O, di ba? Pag mag-share ng live streaming ko, maganda. Pag hindi mag-share, pangit. O, mamili kayo. Saan kayo komportable? Bahala kayo dyan. Leonora Brown, good morning. Ang hindi mag-share ng live, pangit. Ang hindi mag-live, hindi mag-share ng live, pangit. Ang hindi mag-share ng live, ang hindi mag-share ng live, ang hindi mag-share ng live, pangit. Oh. Shout out, Pamela Den. May balita, mga kaibigan, na si Rodrigo Roa Duterte ay na-hospital daw after ng rally. Hintayin natin yung balita kung totoo po ba yon. Kasi during the rally, iba yung mga pinagsasabi ni Digong. No? Pinag-aralan ko, hindi na maayos ang kanyang pananalita. Parang may symptoms ng stroke.
Oo, parang may symptoms ng stroke. Sabi ni Nexon Mendoza, si Sir Glenn na ang nakakuha ng rights ng SMNI. Pag may napanood kayong iba, fake yun. Sabi ni Nixon Mendoza, ako na daw ang nakakuha ng rights ng SMNI kasi ang uniform ko ngayon ay pang SMNI. Sir, sabi po ni Gio Ferks, pansin mo ba tuyot na si Digong? Hula ko lang, baka ito na yung huling pagpunta niya dyan sa mga rally-rally na yan. Sana, kung anuman ang kinatna ng kalusugan ni Rodrigo Duterte, magpagaling ka po, no? Tatay Digong, magpagaling ka, no? Matanda ka na, asikasuhin mo yung kalusugan mo. Huwag ka nang manood ng television, huwag ka nang mag-isip ng politika. Ito po ay advice lang naman sa inyo bilang nakakabata sa inyo kasi unang-una tinatawag din namin kayo dati na tatay. So kahit ako'y loyalista, binabalahura mo si PBBM, eh hindi naman kami kasing demonyo ng mga ugali ninyo na ipanalangin namin na mamamatay na lang kayo sa mundo. Hindi naman po ako ganon. Hindi naman po kami ganon. Kahit masakit ang nararamdaman namin sa mga pang-aalipusta mo kay PBBM, sa pakikialam mo kay PBBM na sinabi mo na ang presidente ay nagpasyal-pasyal lang, ngayon pinakita na ni PBBM ang schedule niya na wala pong puwang ang pasyal-pasyal dahil business or what we call this, business trip po yun and working visit po yun. So ang advice ko sa iyo bilang nakakabata, Rodrigo Duterte, kasi parang tatay na rin kita o parang lolo na kita, alagaan mo sarili mo. Huwag mong isipin yung mga tao na gumagamit sa iyo, katulad nila Bongo, katulad nila Robin, katulad ni Sandra Cam, katulad ni Roque, katulad ni Panelo. Ginagamit ka lang. Pareho kayo ni Kibuloy, ginagamit lang kayo. Ngayon, si Kibuloy nahaharap sa warrant of arrest, nahaharap sa pag-aaresto kasi na-serve na yung show cause order. Friday, hanggang Friday na lang po, no? Ang kanyang palugit. So kung ako sa'yo, tumahimik ka na. Mahalin mo ang kalusugan mo, alagaan mo ang sarili mo. Hindi natin alam kung sino yung mauna sa atin. Pero ang advice ko sa'yo, dahil matanda ka, alagaan mo na. Okay? Nasaan na kaya si Doke na kasabwat niya sa tuklaw, sir? Oo, tahimik si Doke ngayon, no? Tingin ko, interest din yan si Digong nyo. Alam mo, Ma'am Angel Fernandez, totoo ka. Kaya nga sabi ko, ano ito, Sara Duterte at Digong? Ay magsabwatan ba ito? Magkasabwat ba ito para ipabagsak si PBBM? Pero sana naman, Rodrigo Duterte, huwag kang magpagamit. Matanda ka na eh. Diba? Hindi mo na kaya magserbisyo sa bayan. Tapos na po ang panahon mo. Ang nalalabing panahon mo sa mundo, asikasuhin mo, yung mga anak mo, i-enjoy mo, andyan si Ma'am Hanilet Abansenia. Kasi si Ma'am Hanilet Abansenia, nakita ko yan personal eh. May picture kami ni Ma'am Hanilet Abansenia. Kasi during that time, may isang instance na kung saan natulog ako sa hotel na kung saan ang may-ari ay si Ma'am Hanilet Abansenia. Sa harap po yan ng Ecoland Terminal sa Davao. Okay? So, tamang-tama na paglabas ko sa aking room at nandun ako sa lobby, dumating itong assistant ni Hanilet Abansenia at saka ni, what we call this, at saka si Ma'am Hanilet Abansenia. Kinausap ko yan, nagkausap kami. Hindi ko lang may papakita sa inyo yung picture eh, pero may picture kami niyan. At ako mismo talaga ang nagpa-picture kami kasi sabi ko kay Hanilet Abansenia, Ma'am, please tell your husband, Rodrigo Roa Duterte, I am not a rebellious. Sabi ko kay Hanilet Abansenia, tandang-tanda ko pa to. Kahit na ipapatay ako or anuman, alam na alam ko yung sinasabi ko. Anong sabi ko kay Ma'am Hanilet Abansenia, Ma'am, I am Munting Tinig. Okay? My name is Mr. Glenn Lee Fimangco Elorico. I want you to inform your husband. I want you to inform President Rodrigo Roa Duterte na hindi kami rebelde sa Republika ng Pilipinas. I am just simply defending the rights of indigenous people to have their self-governance, which is acknowledged naman po ng Indigenous People's Republic Act 8371 that the state should respect, of course, the inherent rights of the IPs. So baka makarating sa inyong asawa na si Pangulong Duterte na rebelde ako sa Republika ng Pilipinas.
Sabi ko sa kanya, as a matter of fact, I idolize Rodrigo Roa Duterte, Mr. President. Kahit na, alam, sinabi ko na yan eh, kay Hanilet Abansenya. So para sa akin, ang advice ko, kahit na medyo matabil ang dila ko sa pagtawag na tanga at bobo si Digong, pero Tatay Digong, nakikiusap ako bilang bata, bilang mga loyalista. Dahil sa totoo lang, minahal ka din namin. Ako, sa totoo lang, minahal kita. Diba? I really idolize you. Isa akong tapat na DDS, kaya lang after ng 3 years, nung inimplement mo ang war on drugs, nawalan po ako ng gana. Kasi importante po sa akin ang buhay. Importante po sa akin ang karapatan ng tao. Importante sa akin yung paggalang ng Estado sa karapatan ng bawat Pilipino. I feel disappointed doon sa kalagitnaan ng war on drugs mo. Pero hindi ako nag-vlog ng content na inaway kita. Okay? So nung pinapakinggan ko yung live mo doon sa rally sa 7th araw, naawa po ako sa iyo. Kung tutusin, mas kaawa-awa ako. Dahil wala akong pera, wala akong mga kayamanan katulad ninyo, ordinaryong tao lang ako. Pero sa totoo lang, ingatan mo sarili mo. Diba? Kumbaga sa Ilonggo pa, ginainto pa lang ng mga tao na kapalibot sa'yo. Tinataihan ka. Masakit man sabihin, pero iniiputan ka sa ulo ng mga tao na kapalibot sa'yo na mayroong tinatawag na political vested interest. At sasabihin ko sa iyo, kapag lumabas ang warrant of arrest ng ICC, hindi po nila kayang itaya ang buhay nila sa'yo. So ibig sabihin, dapat you need to acknowledge habang buhay ka pa, alagaan mo sarili mo upang masagot mo ang mga investigation sa iyo ng International Criminal Court na malinis mo ang pangalan mo. Hindi na pupunta ka pa sa rally na tuloy pinagdududahan ka ng taong bayan na kasabwat ka ng anak mo, kasabwat ka ni Kibuloy, kasabwat ka ng mga taong kasakasama mo dyan sa entablado na gustong pabagsakin ang ating gobyerno, na alam mo naman Digong na si PBBM ay napakabait na tao. At alam mo sa sarili mo, yung mga binitiwan mo sa tatay niya at binitiwan mo kay PBBM ay hindi totoo. Out of emotion lang yan upang nang sa ganun maintice mo ang mga maluloko ninyong sambay ng Pilipino at maniwala sa mga sinasabi nyo. Okay? Sabi ni Jima Camarines, shout out. Correct. Nag-surprise visit si Inday sa school kahapon dito sa province namin. Sabi ng anak ko, sabi ni Mayrna Gutierrez. Alam mo, yung trabaho, yan ang gagawin ni Sara. Hindi na pamumulitika. Okay? Ayusin mo, ireforma mo ang Department of Education. Pero, kahit ano pa man, Sara Duterte, ako'y nananawagan sa sambayan ng Pilipino, sa lahat ng mga may pagmamahal sa bayan at may pagmamahal kay PBBM, hashtag resign Sara Duterte sa Department of Education. Hindi ako magpaparesign sa'yo bilang Vice President. Kasi alam ko na hindi ka magre-resign. Mawawala ka lang if there is what they called impeachment. Pero sa punto na ito, ang panawagan ng taong bayan at panawagan ng mga katulad ko, ng mga pro-government, no? Magbitaw ka na bilang Department of Education Secretary for the sake of the Lekadesa. No? Ibigay mo na sa may kakayahan. Aminin mo sa sarili mo na kahit pinaniniwalaan ka ni PBBM at hindi nagduda si PBBM sa'yo, it's now time to accept the reality that you are incompetent DepEd Secretary. So, why not give up that position and give it to the, what we call this, karapat-dapat. No? Sabi ni Rebecca Pento Bantilan, correct? Kung pwede nga lang mabili yung galit ni PBBM, marami na siguro bibili para lang magalit lang minsan. Kaya lang, ang bait ng ating mahal na Pangulo. Sana nga mag-resign na siya kasi marami ang may kakayahan. Correct. No? Sabi ni Jema, sabi naman ni Angel Fernandez, alam nila kasi di mananalo si Sara kung idadaan sa boto. Kaya minamadali nila. Ayan. Ma'am Toda Analisa, Ohio, Philippines. Okay. Sabi ni Mr. Somebody, sa mga binitiwang masasamang salita ni Digong laban kay Apo Lakay,
mas lalo ko minahal ang mga Marcos, except Aimee. Totoo, ako hindi ko na talaga mahal si Aimee. Pero pag hindi siya manalo, mamahalin ko siya. Pero pag mamanalo siya, hindi ko mamahalin si Aimee. Okay? Kaya mananawagan ako na huwag iboto si Aimee kasi wala namang pakinabang ang kapatid niya dyan eh. No? She's a failure to defend, no? Her brother. Ma'am Rebecca, imbag na rabi or bigat, sabi ni Kabsat Makoy. Hay nako, sabi ni Ma'am Leonora Brown, Sir Glenn, no manners si Digong. Kakagigil at to namang si Sarah parang natutukso, no? Di na ibagsak ang gobyerno. Pero di sila magtatagumpay. Hindi sila magtatagumpay. Kasi isa sa pinakamagandang paraan kung bakit nahubaran sila ay yung tinandak nila na 7 days rally. Oh, nung sabi nila na prayer pero puro pangangatyaw sa gobyerno. Sabi ni Stevio di mag-resign si Sara kasi daming budget, billion peso sa Department of Education. At saka malapit na yung election. So, makapagduda talaga tayo na budget talaga, no? Sana nga mag-resign na siya kasi marami ang may kakayahan. So, no, ninakawan niya ng opportunity. Dapat kasi, kung pinagkatiwalaan ka ng Pangulo at alam mo naman sa sarili mo na you are not competent and you cannot perform, then why not accept the fact, di ba? Why not accept the reality that you cannot function well? Hindi naman kakulangan sa pagkatao mo yun. Kung pinagkatiwalaan ka ni PBBM na ilagay ka sa DepEd at alam mo sa sarili mong hindi mo kaya after ilang months, why not give up that position so that ang tao na karapat-dapat sa posisyon na yan ay mabigyan po ng oportunidad. Sabi ni Infinite Stream, gusto sana nila ang Myanmar takeover. Spot si FPFM ay isalin niya, ano tawag nito? Gusto sana niya ang Myanmar takeover style via military and PNP. Walang sumama kaya galit na galit sila. So sarili ni Multo nila failed talaga. Correct. Bagsak talaga. Yan, tama yan, Infinite Stream. Okay, good day everyone. Ma'am Virgie Pamposa, good morning, good day. Sabi po ni Ma'am Virgie, yes. Sir, ganyan din ang sinabi ni Ninyo Barsaga. Kung siya lang daw masunod, iparesign si Sara Mao sa Department of Education. Kasi marami, manatili na lang siya sa BP. Correct. Manatili na lang sa BP. Gusto sana nila ang manners ng ano, gusto nila mag-military junta, kaya lang walang support. Malapit na kunin si Digong sa mga kaluluwa niya. Sabi po ni Pro Apo PBBM. Kaya nga Rodrigo Roa Duterte, nakakalungkot eh. Kasi alam mo kung bakit? Minsan kang hinangaan eh. Minsan kang ginalang ng mga Pilipino. Minsan ka ding ipinagmalaki ng mga nagmamahal sa'yo. Kaya lang, hindi mo kasi inalagaan yung ganyang imahe. No? Nagpakasasa ka sa kasawsaw na wala ka namang maibigay na concrete solution sa mga na-identify niyo ng problem. Nilalapastangan niyo pa yung Pangulo. No? So, yan ang mga nangyayari sa inyo. Lahat tayo, hashtag resign Sara, sabi po ni Tuda Analisa. Ayan. Ate Beth M, kinig mode lang. Ayan. Oh, bakit naman bibitawan ni Sara ang DepEd, Sir Glenn? Sayang naman yung budget and it grants her authority. Some people are simply addicted to power. Sa bagay, may punto kayo. Billionist kayo yung budget ng Department of Education. Oh, tapos, maraming mga magagaling na mga graduates na hindi po nakapasok dahil po sa ewan kung ano po yung dahilan. Pero sa totoo lang, budget siguro talaga, no? Kasi pag hindi si Sara maging gabinete, paano yan? Mawawalan siya ng budget. Okay? So, focus siya sa vice president. So, unang-una, di dapat siya pumunta sa rally. Sabi po ni Angel Fernandez Resurrection, wala si PBBM, alam niya yon. Tapos, mag-go on siya doon. No, ang sigaw ng mga nandun, ibabain si PBBM at siya ang gawing pangulo. Resign na lang. So wala nga siyang delikadesa. Edwin Pasibogan, bulong ni Judas sa kanya. So sino kaya si Judas? Mega mega loud shout out Hermes Rodriguez Valdez. Yan, sabi po dito ni Jima Camarenes, dati gusto ko yan si Sara pagkatapos ni PBBM. Pero sinira niya ang karyer niya. Sana hindi siya naghangad ng mataas muna na posisyon. Wala pala siyang kakayahang mamuno. Wala nga kakayahang mag-gather ng crowd. Joint force na nga yan, di ba? Partida pa yan. Ang mga kababayan natin, ipinagtatanggol si Kibuloy. O mga mananampalataya ni Kibuloy yan. At sabi nila, yung iba hindi daw miyembro ng kingdom.
So ibig sabihin, kung alisin mo yung mga hindi miyembro ng kingdom at pumunta doon, ang liit pala talaga ng miyembro ng kingdom. So hindi po totoo na million-million ang kanilang miyembro. Oh, di ba? Ang dapat sana ginawa ni Sarah, hindi siya dumalo. Eh paano? Dumalo siya kasama patatay niya. Nagdala pa ng tatlong senador. Oh, andyan si Bongo, andyan si Robin, andyan si Bato. So ano nangyari? Andyan yung dating Speaker of the House na si Pantaleon Alvarez na tinraidor din ni Sarah Duterte, sapagkat si Sarah Duterte din ang naging na itinuturong dahilan kung bakit na-impeach ito at panilitan ni Speaker Gloria Macapagal Arroyo. Hmm. Diba? So Diyos, kabi ni Corazon, Diyos na mahabagin. Ayan, ano na ba nangyari sa bansang Pilipinas? Hmm. Yan ang tanong, Corazon. Kasi kung si PBBM lang, tayo lang, tahimik ang bansa. Diba? O, tahimik ang bansa. Ewan ko lang kung bakit naging ganun si Digong. Yan. So si Amy Gabi parang nalumay na kasi iwan kung saan napunta yung utak niya. Tahimik ka siya, Ma'am Lorena Brown, ngayon eh. Wala siyang pakialam. Kahit nabalahurain pa ni Digong ang tatay niya, wala siyang pakialam. Wala siyang komento. Pero naaawa siya sa sitwasyon ni Kibuloy. O, kaya lahat ng dumalo sa senator dyan, lahat nasa septic tank na. Huwag niyo nang butuhin yan si Bato, si Robin, at saka si Bongo. Bubutuhin niyo pa ba yan? O. Sabi ni Sir Mike Abe, wala na daw sa 500K ang members ng Kingdom of Kibuloy. Ayan. Pero kapag magsalita silang dami-dami, no? So mahilig talaga sila. Kapuso at PBBM ako, welcome. So, ibig sabihin, Mr. Somebody, mahilig talaga sila ng kwento na kung saan marami po ang kanilang miyembro. Kasi outside the country, inside and outside the country. So yan ang pamamalaan ni Rodrigo Roa Duterte. Ang tanong, matanda na si Digong, tapos gawin mo pang administrator. O, hindi ba ka nag-isip na halimbawa lumabas ang warrant of arrest? So kawawa yung pera mo. Yan, Kibuloy. Dahil hindi ka nag-iisip, no? Wala nang appeal ang karisma ni Robin at mga Duterte, Sir Glenn. Correct. Sabi po ni Amelita Iwasi. Hello kay Lady Raika Vlog. Wala nang appeal ang karisma ni Robin at mga Duterte, Sir Glenn. Sabi ni Amelita Kawasi, Sir Glenn, ang tingin ko po, gusto ng pamilya ni Digong at mga kaibigan na laging nasa rally para doon matigok at maawa ang taong bayan at Duterte ang maging presidente sa 2028. E napakawalang hiya nila. E kung ganun, may sakit na ngayong matanda pagkatapos patinin mo pa ng rally. Tapos kung doon halimbawa mamatayan at doon atakihin, sumaawa sa inyo ang sambay ng Pilipino. Wawa naman, huwag niyong gamitin si Digong. Ang advice ko sa pamilya ng mga matitino ni Rodrigo Roa Duterte, huwag niyo nang hayaan ang tatay niyo na makisawsaw sa politika. I-enjoy niyo yung tatay niyo, no? Imbis na konsentihin niyo pa. Oh, sabi ni Black Crown, protect our PBBM, President, God bless the Philippines, no to Duterte and family. Dapat lang talaga na protektahan kasi $220 billion ang bitbitin ni PBBM paabalik sa Pilipinas sa kanyang working visit sa Germany. Oh, walang kwenta ang anak ni Duterte, ginamit pa ang ama nila sa politika. Oh, wala silang konsensya. Kasi akala nila pag dinala doon si Rodrigo Roa Duterte, dudumugin ng tao. Hindi. Kung pwede nga duraan na ngayon mga galit na galit kay kay Rodrigo eh. Lalo na ngayon, protected pa nila si Apollo Kibuloy, no? Protected pa nila. Sus, Ginoo. Hello, Sir Glenn. Sabi ni Sir Mike Abbey, pinipilit siya mag-testify siya sa Senado at sa Kongreso. Dahil alam nila, marami siya alam. Nako, sabi ni Mike Abbey, talagang fake news daw sila. Ganon ba yon? Kaya ayaw nila papasakop sa kapisana ng mga broadcasters sa Pilipinas. Kaya nung December 4 ng hearing, first hearing, after that, bumitaw sila sa bilang miyembro ng kapisana ng mga broadcasters sa Pilipinas because their main reason is what? They have their own journalism standard. Oh, Infinite Stream, hello po mga Katarogo, shout out sa inyo diyan ha. Sabi ni Liovi, Sarah resign as DepEd secretary.
So kopyahin niyo yung UI Live, ipa-trending natin yung Sara resigned bilang Department of Education Secretary. Sabi ni Annalisa Tuda, mamamatay man si Duterte sa rally, hindi nila pwedeng gamitin ang interest nila. Sa interest nila, that is true. Sabi ni Kapuso at PBB Makosegle na high blood na si Digong Fentanyl sa kakakuda. Okay, na karma na sa kakakumura. Si Fentanyl ipinagtanggol na lang si Son of the Devil. No? Kibuloy, sarap buhay sa pagtatago habang sinisiraan nila ang mga Marcos. Yan, Brother George TV, shout out sa inyo ha. Thank you very much sa almost 200 natin na viewers. Huwag kalimutan na mag-like. At huwag kalimutan na mag-comment at mag-subscribe. At huwag kalimutan ang ating hashtag, Resign Sara as DepEd of Education Secretary. Lorena Silverio, magandang araw din sa iyo, ma'am. Shout out sa inyo. Okay? Siyempre, andito po si Iris Ledesma. Okay? Si Ma'am Virgie Pamposa, si Black Crown. Oh, baka nga hindi Marcos si Amy kayang ipagkanulo ang kapatid. Alam mo, sa totoo lang, siguro, no? Kasi sa katakawan, greediness din ang umiiral kay Amy. At saka ano talaga, yung baga, hindi niya matanggap na siya yung nakakatanda, siya pa ay hindi naging Pangulo ng Republika ng Pilipinas. May ugali si Amy eh. May ugali si Amy na mabait, pero taklesa siya. Oh, hindi na isinaalang-alang ang damdamin ng mga taong nagmamahal sa kanila, no, oh, sa mga Marcos. Parang akal iniitsapwera niya yung mga nagmamahal na mga loyalista sa pamilya niya sa pamamagitan ng pagsuporta kay Rodrigo Roa Duterte na balasubas pag nagsalita. Oh. Ngatal-ngatal na yung matanda, nakakaawa na pero nakaaasar ang ginagawa. Totoo yan, Hermes. Hello, sabi ni Pretty M. Good EM, Sir Glenn, at everyone. The end is almost near for PACU. Deadline niya bukas. So after issuance ng arrest warrant, then hold departure order na. So kaabang-abang na ang gagawing strategy ni Cho Pasio. Yung abogado nila. Oh, ngatal na ngatal na kasi si ano eh, si Rodrigo Roa Duterte. Kaloyal Wanabet, shout out po. Oh, sabi po ni Brother George TV, gusto ko po gusto ko pa Amerika kaysa China. Ayaw ko lumuhod sa dragon, buti pa Amerika kahit paano kumikilala kay Jesus Christ bilang Diyos, the best friend. O, sabi po ni Brother George, mas gustuhin niya pa yung Amerika kaysa sa China. Sabi ni Mary Rainforest Jungle, hello po, nanood po sa atin from Hong Kong. Welcome back or welcome po dito sa ating channel. Okay, sino pa dito mga kaibigan? No? So ang topic natin ngayon is si Sara Digong, kasabwat ba sa pagpapatalsik sa PBBM? Digong, di na maayos magsalita. Kibuloy, tago pa. Yun. So titingnan natin yung ating Senado, kung ano po ang kanilang magiging conviction dito, yung mga verdict nila after na hindi magsipot or hindi magsubmit ng explanation. Kasi ang show cause order, guys, is ano yan? Kung na-contempt, hindi na mag-show cause order. Warrant of arrest na. Kaya lang, hinarangan ni Subiri, bigyan ng pagkakataon na maka-explain si Kibuloy. Pag hindi niya ma-convince ang committee, so yun, papatawan na siya ng arrest warrant. No? Ipapahuli na siya. Ang totoo, di niya kaya nga andi rin si First Lady Lisa Araneta Marcos, sir. So ever since, ganyan si Amy kasi may successful ang buhay. Professional ni First Lady Lisa Araneta Marcos. So ibig sabihin, inggitira si Amy. Oh, mukha na ngang santo-sinto si Digong, isinasama pa nila sa kampanya. Shout out Eduardo Niu, ha? Okay. Digong Niu at Kibuloy, mga pawala, mga pakawala ni Taning. Okay, sabi po ni Dianara Duro. Okay, hello po, watching you live. Saan ba? Watching you live in San Francisco, California. Hello po sa mga taga San Francisco, California. O, andyan po sa Las Vegas, Nevada. Andyan po sa may, saan pa ba? O, basta nasa Amerika. Okay, sa lahat po ng mga taga Hawaii. Okay, uy. Paano ko to? Guys, mayroon po akong ice cream. O. Mm.
Si Miss Irene ang close ni First Lady Licia Araneta Marcos. Correct. Palagi sila. Guys, magkain tayo ng ice cream. Gigil na gigil ako kay Digonyo Fentanyl. Kung makapagmura, wagas. Nagkakautal-utal pag sa salita. Pero alam mo sa totoo, guys, kung totoo man yan na na-hospital si Digong, sana makarecover at wag na siyang makibahagi sa politika. Di nyo ba napapansin may nagdidikta sa likod ni Maudegs? Kaya ano ang sasabihin niya? Sino magdidikta? Si Bongo. Napakasarap. Okay, si Bongo ang magdidikta. Yellow ang ice cream. Yellow ang ice cream. Tapos, SMNI ang damit. Sabi po ni Hermes Hernandez Valdez, oy, bawal yung ikaw lang kakain ng ice cream, sir. Hanip magsimsim. Wow! Masarap ang ice cream, Pamela din. Igalaw ang katawan, Pamela one. Igalaw ang katawan, Pamela two. Kumimbot ng ganito, Pamela three. Good morning, shout out. Binigyan kasi ako ng merienda. Wala tayong magagawa, kaya kainin natin. Paborito yan ni Rockwell, Rockwell, basta sopsupan, sabi ni Nexon. Pamela 1, igalaw ang katawan. Pamela 2, igalaw ng 2. Pamela 3. Hindi ko na alam. Okay, bigyan ng ice cream mga DDS para lumamig ang mga ulo. Santissima Trinidad. Malaki pang ice cream sa alaga ni Robin. Hindi ko maintindihan. Laki naman ang ice cream yan. Yummy, nagpapainggit. Ay, log. Paano yan eh? Kainin ko na lang to kayo. Dahil sa ice cream, naalala ko tuloy yung nakita ko na nag-live sharing si Mariel. Nakita ko yung lobi-lobi ni Robin, Diyos ko, Ginoo ko. Avocado po ba ang flavor niyan, sir? Ano? Mango and cheese. Ma'am Kaloyal, wanna bet. Rockway Butanding, bigyan mo ng ice cream, boss. O, napakain pati ako ng ice cream. May dumaan kasi na ice cream sa... Paano pa ako dito makapag-live ng maayos? Lagot ka kay Mariel Host. Bahala sa dyan. Yummy. Oh, at titiis ni Robin parang titiis ng bata. Sabi ni ano? Sabi ni Mikilia Pagalunan. Pagbigyan niyo na ako, guys, habang hindi pa ako makapagsalita, habang sinisip-sip ko pa tong ice cream, mag-comment na kayo diyan. Diyos ko. Super yummy. Ang sarap. Ang sarap talaga sa mainit na panahon. Sabi ni Nexon Mendoza, makabili nga ng ice cream muna. Akala mo, ikaw lang ha. Hindi, nandyan si Harry Roque, Ma'am Virgie Pamposa. Sir Glenn, si Harry Mau, kaya pala wala siya rally nila sa ospital daw. I-deserve sana matuluyan na si Harry Mau. Chak, ang nagsusulsol kay Digong nyo ay si Harry Mau. Andyan si Harry. Sumama siya.
Dito lakas ng ulan ng snow, kaya huwag muna mag-ice cream. Sabi ni Pro Apo BBM. Nasaan pala kayo? Nasa Alaska? Nasa Japan? Ma'am Lulu, good morning! Sabi po ni Ma'am Lulu, Infinite Stream TV, magpapa-ice cream ako pag natuluyan si Digong pag namatay na. Nako! O Ma'am Daniel, like, share, and subscribe. Maraming salamat. Ma'am Carmen Lee, hello po. Shout out. Sabi ni Digonggong Fentanyl, huwag sirain Malacanang. Buti na nerobate ni PBBM para maalis mga dugyot nung babae sa Malacanang. Sobrang ganda ngayon. Naging White House na. Wow! Sana nga makapunta tayo ng Malacanang. May concern ba si BBBM ngayon? Renato Puntungan? What do you mean by that concern? Ano? Ano ibig sabihin ng message mo na may concern? Bakit BBM lang? Ayaw mo kay PBBM? Ayaw mong tawagin na presidente si PBBM? Ha? Bakit? Ang concern ni PBBM ngayon, ganito. Kung paano niya gawing great ang bansa. Kaya lang, kontra ng kontra man yung iba. Sana hindi ka kasama. Oh. Si Glenn, daming aso ni Kibuloy, son of the devil at Digong Fentanyl. Nakabantay ang mga aso. Correct. Tahol na tahol ang sumusuporta sa rapist na pastor. Tingnan natin kung halimbawa, ano kaya, magpakamatay kaya yung mga kasamahan niya para lang maligtas si Kibuloy? Sabi ni Corazon, kung ako mga pamilya ni Digong, hindi ko na yan papayagang kumuha sa mga rally. Ay, okay? Sa'yo lang yung presidente ninyo. Ay, bakit? Hindi mo namin ibigay yan kasi wala ka mang kwenta. Lumayas ka sa Pilipinas. At hindi man namin ipamigay si PBBM sa iyo, Renato. Hindi mo nga maalagaan sarili mo eh. Dugyot na itsura ni Digong. Sana hindi na inaayahan ni Sara na hila-hila ang ama niya na mukha ng mang mamamatay. Parang si Bunggo nga yung gusto niya eh. Parang si Bunggo nga yung anak ni ano, Digong. Anong masasabi mo, Sir Glenn, sa franchise ng SMNI? Binabawi na ba sa Congress? Actually, pumasa na sa second reading ang House Bill or ang resolution ng Kongreso na bawiin or i-revoke ang prangkisa ng SMNI. So, kailangan pa yan i-adapt sa plenary. Pagbubutuhan pa yan. Baka i-apila yan ng abogado ng SMNI sa Court of Appeals. O di kaya, hintayin nila sa Senado. Kasi baka si Robin Padilla ang hahawak. Renato, lumayas ka sa bansa namin, wala ka namang kwenta. Correct. Sa atin lang daw yung Pangulo. Bakit? Sino ba nagsabi na ipamimigay ko yung presidente? Sa iyo, Renato Puntungan, ibibigay ko ang presidente? Hindi mo nga maalagaan sarili mo. For 7 days, wala silang nahikayat na tao. Still, kakaunti pa rin sila hanggang natapos ang rally. Ang nahikayat nila, puros evil spirit. Yun, mga ano, music ministry ng kingdom or ng kondom. Yung rally nila parang napapaligiran na ng mga demonyo at espiritu. Correct. Totoo yan, LCL Puntambayan. Ay, sabi ni si Kuya GDB, binati ako ni Kuya GDB, pumunta ako doon sa live streaming ni ano ni Sir GDB. Eh, tamang-tama din, nakita na yung pangalan ko. Ayan ha, shout out kay JDB. Ayan. Pagbutihin mo, Sir GDB. Magkasangga tayo dyan sa pagtanggol sa gobyerno. PBBM tayo, Sir GDB. Ayan. Pakiabot nyo, ipaabot ninyo kay
Sir GDB, ang aking pasasalamat dahil sa ako po ay nabanggit niya pala sa live streaming. Kasi nag-comment ako doon eh. No? Kaya, pag-comment ko, bigla akong umalis. Kasi nga, nagmamadali ako. Ayun, may nagsabi na isa ng mga followers natin. Sabi, Sir, nabanggit ni Kuya GDB ang pangalan mo. Munting tinig. Oh, very good, no? Oh. Kaya, pasalamat din ako, nabanggit niya. Totoo yan. Napalibutan ng demonyo, no? Ang kanilang mga rally. Dinadaan lang nila sa praise and worship. Yung iba dyan, di naman talaga totoo nagbabasa ng mga Biblia yan. Kuya GDB comments, magaling na vlogger po yan. Sabi ni Kabsat Makoy. Infinite stream, kinarati mo agad si Renato na walang kwenta. Carl Alejo Basaw. Tandaan nyo guys ha. Infinite stream, dapat kayo, some the adventures, dapat sa mga manunood dito, try to develop your communication skills. All you need to do is be determined and very brave enough to fight. Kasi nag-umpisa pa lang yung laban natin dito ngayon. Gumagamit na ngayon. Alam nyo kung ano yung taktika ng mga DDS vlogger? Lahat ng kabutihan ni Apollo na huwad na anak ng Panginoon, pinapalabas nilang mabuti, mabuti, mabuti. Oo nga, mabuti. Pero may nagre-reklamo. Ang mahirap dyan, baka magamit pa ni Sarah ang mga student sa rally. Tapos sabi niya, ayaw niya ng recruitment. Hingi ng napakalaking confidential funds kasi para mabawasan ang pag-recruit ng mga NPA sa mga kabataan. Anong ginagawa nila ngayon? Ang rally ay fro ng mga rebelde yan. Ha? Yung katulad ng mga KMU, Anak Bayan, Anak Pawis, Akbayan. Ayan, mga rebelde yan sila na kung saan ay may funding yan bawat rally. Sabi ko nga sa live ko noong mga nakaraan, kaya lang nabura eh. Sabi ko, gagamitin ng kampo ng mga Duterte ito mga inaaway nila ng mga rebelde pag dumating na sa punto na desperado na sila na pabagsakin ang administrasyon. Simply Talkies Vlog. Oh, ayan, may ice cream ako. Oh. Hello po, shout out. Karamihan PBBM vloggers, mababango itsura kumpara sa mga DDS na vloggers na mukhang mga di naliligo. Naku, Diyos ko, Santissima Trinidad. Bakit? Sir Glenn, may I ask about a different topic? Sure, Ma'am RB. Ano yan, Ma'am RB? Ano yung different topics? I am very happy if there is what we call question. Kasi, gusto ko maging interactive. Magtanong kayo, kasi hanggat kaya ko, sagutin ko yan. So that we can learn something. Ano po ang tanong ni Ma'am RB? Ang China walang Diyos, tapos sila mga pro-China. Ay nako, tapos best friend anak ng Diyos. Sir Glenn, I just watched another blogger exposing the deal ex-president made with China. You know what? Sir RB, hindi po mahirap paniwalaan na may mga deal ang mga dating administration. 6 na taon sa pamumuno si Digong. Public knowledge na magkaibigan sila ni Xi Jinping. At alam natin napakalousy ang response ng Pilipinas sa panahon ni Digong sa disputed area natin. So hindi ba kayo mag-isip-isip niyan kung ano, may deal or wala, pwede nating mag-isipan na mayroon silang deal. Magkaibigan sila eh. Sila nag-uusap eh, sa round table eh. Tama? Welcome na welcome si Digong eh. Hindi alam ni Digong na ginago lang siya ng presidente ng China. Correct? Hindi nga loyal ang presidente ng China sa mga tao nila kay Rodrigo Juan Duterte pa kaya? Gusto. Wait lang guys.
Wait lang ha. And then, akala nyo naka-forma talaga ako, no? Alam mo, gusto ko mag-live ng kwan. Gusto ko mag-live na nakatayo. Gusto ko mag-live na nakatayo ba? Kaya lang, problema kasi, ang computer ko, dapat kailangan taasan ko yung lamesa. Gusto ko mag-live kasi gusto ko mag-zumba, gusto ko mag-karate-karate. No? Yan ang gusto ko ba? May dance intermission pa si Sir Glenn. Oo nga, no? Alam mo, sa totoo lang, gusto ko. Paano ko kaya ito? Kailangan pataasin ko yung ano, pataasin ko yung aking kwan, aking mesa. Pagkatapos, kasi ako sumagbanat-banat ng ano eh, kasi ko yung aking mga dance move ah. Oh, tingnan mo si Teletubbies, anan dyan. Oh, mayroon namang sapi, may sapi. Oy, Digong! Oh, maiba tayo, Digong, Sarah. Oh, Kibuloy. Oh. Tinatawagan ng pansin, Digong, magpagaling ka. Sarah, huwag magpakatanga. Apollo, harapin mo na ang Senado. Huwag ka na magguyo pa ng mga Pilipino na mapahamak. Kung gusto mong magpakamatay ka dyan sa katago ng tago mo, huwag mo nang idama yung mga inosente mong mga miyembro. Sige, dapat ibigay na yan sa USA si Kibuloy para tapos ang panggugulo kay PBBM. Sabi ni JC Formalejo. Ayan, partner in crime ang Duterte at saka mga kibulok. Mga kubulok, sabi ni Tuda Analisa. That's why, you know what, tigilan na ninyo panggugulo ninyo sa gobyerno. Hindi ba kayo naawa sa mga sarili ninyo na pinagtatawanan na kayo ng mga Pilipino? Para kami tuloy naging makasalanan dahil araw-araw na lang kayo ang topic namin. Dahil mga walang kwenta kayo sa bayan. Ha? Mga bilyonaryo man kayo, pero wala kayong ibang mga iniisip kundi ang mga sarili ninyong impluensya. Naintindihan nyo? Kami, ng ordinaryo, pinapakita namin ang pagmamahal namin sa bayan. Lahat na lang may diferensya sa inyo ang gobyerno. Dahil si Marcos ang presidente, manumbat pa kayo pag hindi kayo mabigyan ng pagkakataon o ng benepisyo. Ikaw kay Buloy, abnormal ka. Baka magsabi ka pa na utang na loob ni PBBM sa iyo. Anong utang na loob ni PBBM sa SMNI? Aber, mag-usap nga tayo ng matino. Glenn, ask ko lang, sabi ni Ma'am Eva Ponsalan, na mild stroke ba si Digong sa ospital? Sabi, ganun daw, na mild stroke daw. Sabi ko nga, magpagaling ka, Digong. No? Hindi naman kami nananalangin na mamatay ka agad. Pangit naman yun, di kami katulad ninyo, di ba? Na iniimbestigahan lang si Kibuloy, parisainin na kagad si PBBM. Kagaguhan yun. No? Digong, naway matuluyan ng matigok, sabi po ni Lulu. Ang saya-saya na naman may sayaw pa. Ang saya-saya naman magsayaw pa. Ang saya-saya naman, sir. Di ba? Self-interest nga kasi, sir. Kaya sila nagkakaganon. Isipin ninyo, oy, for the information everybody, lilipad na naman, mamasyal na naman si PBBM sa Czech Republic. Pupunta na naman si PBBM sa Czech Republic pagkatapos ng Germany. So sa Germany, napirmahan ang mga mutual of understanding, mga letter of intent amounting for $4 billion. So, pag i-convert mo sa Pilipinas, sa Philippine money, yan po ay a matter of 220 billion pesos. Kaya nyo yan. Plus, mayroon pang mga 22 companies na mga ang negosyo semiconductor from the America na nagpahayag ng kanilang pag-invest dito sa Pilipinas. At ito pa, mga magandang balita. O, magtanong kayo sa akin kung ano yung magandang balita. Sige. Tanungin nyo ako, sagutin ko kayo. Magtanong kayo, sasagot ako. Ano ang magandang balita, Sir Glenn? Sige nga. Please, sabihin ninyo, magtanong kayo. Sir, ano ang magandang balita? Sige, sagutin ko kayo.
O imbag na bigat. Ano yon Sir Glenn? O ba parang anong parang pastor. Dapat kasi pahinga na lang, no? Siya ginamit lang siya ng mga bobong kaalyado. Akala ko ginamit siya ni Badong. Diyos ko, hindi ko alam mo, sa totoo lang, akala ko ang pagbasa ko ginamit siya ni Badong. Hindi ko ma-imagine kapag gamitin si Digong ni Badong, naku, patawara santisima. Makaya kaya ni Digong si Badong? Okay. Tataas na naman ang kilay ng mga DDS nito. Mahahigh blood naman ang mga Duterte supporter nito. Okay? At sasabihin naman nila ng mga Duterte na mga abno na mga supporter nila, sasabihin naman nila na tangbubuli tayo sa China. Oh. Pero ang totoo dyan, nabalita ko sa inyo guys, ganito. Okay? Magkaroon po ng ano? Magkaroon ng trilateral talks between the Philippines, Japan, and America. Yan. hindi pa nabalita ako, natigok na yung matanda, ha. Pero ako naman kasi, ewan ko lang, no? Ano yan, Sir Glenn, natigok na si tanda? Oh. Hindi. Yan, magkaroon po ng ano, trilateral meeting between the Philippines, Japan, and United States of America. Wala doon yung China na kung saan amo ni Digong. Oh. Wala doon. Baka ma-emergency si Digong pagdagaman siya ni Badong mismo. Lucky hippopotamus ni Badong. Ayan. Ano pa? Ano pa? Ang Australia, nagkaroon ng investment amounting of 88 something billion. At the same time, ang Amerika ganun din. And syempre ang Germany. Oh, 220 billion. Oh, yan ang mga magagandang mga balita. Magpapatayo ng cancer center. Oh, si Digong, anong pinatayo niya? Utin na bakal? Ang seminar, sinasabi nila pag-imbestiga sa affidavit at human rights tungo sa issue. Ayan, pinag-uusapan. Don't pray for his death. Only God knows until when Maldives will leave. Ayan. Sinisiraan niya ang chacha. Ay panahon niya, isinulong niya federalism. Di nagtagumpay now, di na baliktarin talaga siya. Pathological liar. Correct. No? Tapos nagpahayag din ang Swedish investors, Sir Glenn, at gusto daw nila mag-invest sa Pilipinas. Sabi ni Justin Acosta. See? Imagine that. Hindi kaya ni Digong yan. Oh, hindi kaya ni Digong yan. Sa totoo lang. Uy, ano ito? Mayroong mga ibinibenta. Diyos ko, patawaran santisima. Wanted by the FBI, Apollo Carrion Quiboloy. Naku, mayroong talagang eco bag. May eco bag na ibinibenta, 300 to 500 pesos. Oh, sir, ano pa yung mga magagandang balita? Oh, ang magandang balita, tigok na ang SMNI. Oh, yan. Kahit sa kaganapan sa Butani, sir, about our military and ganda din. Yes, oo. Uy, congratulations pala sa governor ng Batanes. Governor ng Batanes ba yon? Talagang nag-aral talaga sila ng military training. Nag-training talaga sila. Kasi di ba yung Batanes, kaharap po yan ng Taiwan. So ang Taiwan, mayroong tinatawag na ano? Mayroong Taiwan na, yung harap ng Batanes, Taiwan. So may tension ng Taiwan at saka China. So ngayon, nag-aaral ang mga residente doon, no? Eh, mabuti pa yung mga Batanes, ang tatapang nila. Pero yung mga taga Manila at mga taga Davao, hinayupak, takot magirahin tayo ng China. Samantalang ang mga taga Batanes, nag-training na. Alam mo ako, when I was in high school, I also a what we call this ROTC graduate. Isa po ako sa last batch ako ng ROTC. Correct me if I'm wrong. Kasi after nag-graduate ko sa high school ng 2003, okay, 2003, graduate ako ng high school 2003, nakasali pa ako sa military drill ng ROTC. Kaya lang, hindi ako nagiging battalion commander. Kasi nag-attend ako ng international human rights training sa
nakatawag nito ng sa Tagaytay. Nag-attend ako ng International Youth Leaders Conference sa Tagaytay ng Couples for Christ. Kaya nga diyan sa may Talisay, Tagaytay, sa Talisay, Batangas, nakaakyat pa ako diyan sa bundok na mayroon pong Gawad Kalinga diyan. Okay? Kasi ako ang isa sa mga provincial leaders ng Sultan Kudarat sa Youth for Christ. So 2003, isa pa ako sa mga latch batch ng ROTC. O, isa ako sa pinagpipilian na magiging battalion commander. Kaya lang hindi pwede ng schedule ko, so mas inuna ko yung International Leaders Conference ng Youth for Christ kaysa sa maging BATCOM ako. So ang nagkataon, ako po ay isang officer lang, hindi BATCOM. So last kami, napakaganda ng drill. Mga hinayupak, takot kayo sa China, samantala ang Batanis, pati ang governor, ready na magsabak sa giyera. Dapat ganun ang spirit ng mga Pilipino. Kaya very good, congratulations sa mga taga Batanes. Congratulations, lalong na diyan, lalong-lalo na yan sa governor ng Batanes. Oh, babae ang governor nila diyan eh. Oh. Bingang, shout out, guwapo. Natawa ako kasi may ibinebenta na ecobag. Ang tatak. Ano tawag dito? Ang tatak dito is order na po kayo. Murang-mura lang po, 300 for 500 pesos lang. Ang mukha ng ecobag ay si wanted by the FBI, Apollo Carrion Kibuloy. Yung nakapost talaga sa FBI, binenta nila. Tag-tatlo, 500 ecobag. Oh, sabi ni Iris Tedesma, kasi po Sir Glenn, yung mga taga-Batanes, kung ano man ang mangyari doon, family ang maapekto. Kaya ganun, samantala sa Davao, ang layo doon. Kaya chill lang ang mga Duterte. Oh. Tapos, sila pa natatakot. Kaya believe ako sa tapang ng mga taga-Batanes. Kung nandun siguro ako sa Batanes, magte-training din ako. Kasi wala ka nang gagawin eh. Ipagtanggol mo bayan mo eh. Kasi, alam mo sa totoo lang, kaharap lang ng Batanes ang Taiwan. Malapit po sa Batanes ang Taiwan. So kung magkaroon ng conflict between Taiwan and China, madadamay ang Batanes. So tingnan mo ngayon, nagsasanay ang mga tao doon. Dito lang naman sa Manila, dito lang naman sa Davao, mga kampo lang naman ni Digong, ang mga maiingay. Ayaw nila na makialam sa West Philippine Sea dahil mga duwag. Oh, sabi ni Nixon Mendoza, yung Taiwan ilang taon nang binabantaan ng China, na lusubi na sila. Hanggang ngayon, nga ang China. Sa totoo lang, China can't afford to go to war. Bagsak. Don't you know that the number one supplier ng mga produkto para sa mga ng semiconductor, Taiwan. Hindi po kayang sirain ng China ang Taiwan. Malaki po ang pakinabang sa ekonomiya ng Taiwan. Anong China? Ang Taiwan. Ang China mahilig manggiyera sa banta-banta lang. Kaloyal Wanabet Ilopo, shout out. Papasukin na kasi ang ICC. Maaresto na si Mau Diggs para matahimik na ang bansang Pilipinas. Pero sa totoo lang talaga guys, parang hindi talang sa pagdududa ha. Talagang kaduda-duda talaga ito si Digong at saka si Sara Duterte. No? Sa totoo lang. Si Sara Duterte, pwede tayo magtanong, ano ba Inday? Ano ba Inday? Inday sa Balitaw. May kinalaman ka ba sa pagpapabagsak kay PBBM? Sabi po ni Senator Cynthia Binay, binigyang diin na dapat dumalo si Apollo Kibuloy sa mga pandinig. Iyang problema, inisnab niya eh. Sabi ni Warren Espiritu, ang China na naghari ng bansa habang nakaupo si Xi Jinping. Ay, Sir Glenn, di naman ako maaka-open ng GCash ko. Dito lang muna. Ay, maraming salamat, Ma'am Ai Chang. maraming salamat. Iba pala kapag nakasupsup ka ng ice cream, no? Mas lalong parang ano nga yung aklalamunan. Lagi po na tinatamaan po ng bagyo ang Batanes. Sabi po ni Kabsat Makoy. Pag di umepek yung shaver, may plan B sa grass cutter.
Ayan, Nena Ninita Umali, hello po. Ma'am Ai Chang, maraming salamat po sa iyong 1,000 yen. Kay Ryan Lee Lulu, pag di umipik yung shaver, may plan B pa, grass cutter. Ano yan? Ang China. Okay, mahilig lang manakot ang China. Totoo yan, Tuda Analisa. Mahilig manakot. Hindi niya kaya ng China yung India. Na kung sa bagay, ang border nila lupa. Di ba? Hindi nga magiragera ng China. Lugi nga sila. Lugi nga ang persa ni ng China dyan sa boundary ng India at saka ng China. Hindi nga manalo-manalo ang China dyan. Oh, mahilig lang manakot, mahilig mangbuli. Oh, yung 50 nila na barko dyan, naku, patawaras. Yung nga, bakit? Nandiyo naman yung Navy. Hindi man nila binumba. Ang kaya lang bumbahin ng China ng water cannon, yung mga maliliit na barko. Pero kung Navy, siguro ng Pilipinas yan. Kaya lang, sabi po ni PBBM, hindi po agawan sa teritoryo ang dahilan para mag-invoke tayo ng mutual defense treaty natin sa Amerika. So magaling talaga. Grabe talaga kagaling si PBBM. Sinabi niya na hindi niya papayagan na makuha. Kasi sa panahon talaga, totoo man, sa panahon man ni Aquino at saka ni Duterte, nangamkam ng teritoryo ang China. Oh, walang kinamkam ang China sa panahon ng PBBM administration. Ang kalat ng dalawang administrasyon, gustong linisin ng administrasyon na ito. Ang naglilinis ay ang Marcos administration sa kalat na iniwan ng Aquino administration and Duterte administration sa usapin sa West Philippine Sea. Naintindihan nyo? Oh. Dito sa Japan, kinakanon water din ang China. Oh, see? Totoo yan. Kapag yera tayo ng China, abo na lang matitira sa akin. Malalaki ang missiles nila sa kabala ng kanyon. Eh di, anong problema? Di ba? Oh, pag bumbahin tayo ng China, eh di tapos. Di ba? Simple lang naman yan eh. If China can also lose their people here in the Philippines, eh mas madami pang negosyante na Chinese sa bansa natin eh. Oh. Di ba? May ako bahala. Isas nga ko. During that time, hinahamon ko rin ang China. Eh di bumbahin yung Pilipinas? Bakit until ngayon, hindi pa rin ninyo binubomba? Tubig lang. Imagine ha, sa ka nakakita, number one powerful country in the world man kaya, strongest nation man kaya, billion man kaya ang army, tapos ang kaya lang ibomba sa barko ng China, ng Pilipinas, tubig. Diba? Tapos matatakot kayo sa ano? Matatakot kayo sa ano tawag nito? Matatakot kayo sa may China? Ang China, tinaguri ang superpower. Pagkatapos, tubig lang ang kaya nilang ibomba sa barko na maliit ng Pilipinas. Kung talagang matapang sila, eh bakit hindi nilaging missile? Para tapos ang usapan. Ay, nako. Destiny Blackwidge USA. Oh, shout out. Di ba ganun kawild ang aking ano utak? Di ba ganun kawild yung utak ko? Oh, number one man kaya, mataas man kaya ang bilang ng kanilang army. Oh, ang China man kaya ang isa sa pinakamakapangyariang bansa, powerful when it comes of military defense. Eh bakit tubig lang ang kaya nila? Oh. Tapos maliit pa na barko. Oh, bakit tubig lang? Yan ba ang malakas? Oh. Sus, Ginoo ko Santissima Trinidad. Bombahin nila. Oh. Para at least malaman. Kasi hindi tayo nag-initiate ng gera. China ang nag-initiate ng ganon. Di ba? O, ngayon, kung takot ito mga kampo ni Duterte dahil wala silang comment, lalo na si Sara na walang kwentang BP, o, edi, tayo hindi tayo natatakot. Ano ba? Isos Ginoo ko. Pag binomba ng China ang Pilipinas, pati pro-China, patay man lahat. Buti kung tayo na mga anti-China lang ang mamamatay. O, pati ang mga pro-China, lahat sila maiwan. Patay din yan sila eh. Tama man? Mm. Ibala nyo si Rokita sa para pumutok pati yung chan, sabi ni Lu. Good afternoon, Sir Glenn, sabi ni Ate Beth M. Ma'am Rebecca Lagmay, hello po. Sa Argentina, may pumasok doon sa katubigan nila na mga Chino pinasabog ng Navy nila. See? Oh. Takot din ang China sa mga Pinoy. Alam nila kapasidad ng mga Pinoy pagdating sa bakbakan. Correct.
Alam mo, panahon ni Apo Lakay, ang Ranger ay isa sa elite forces, isa sa pinakamagaling na elite forces, ang Philippine Ranger. Na kung saan, si PBBM ay isang Ranger. Si Digong ano? Reindeer? Ma'am, Kaloyal Wanabet, maraming salamat. Thank you very much, Kaloyal Wanabet, sa iyong 800 na yen. Oh. Reindeer. Run out, not rain, no reindeer. Diba? Oh. Santissima Trinidad. Si PBBM, Ranger yan. Na pinagdudahan pa ng mga didishets at mga dilawan. Oh. Sundalo yan. Kaya alam po ang loyalty ng sundalo kay PBBM. Hindi nila kayang traidorin si PBBM. Elite member yan ng elite forces. Ha? Panahon ni Apo Lakay, napakagaling ang mga ranger natin. Oh. Eh si Digong ano? Ronald na Reynolds Rainier. Si Digong, kaibigan ng NPA. Oh. Si PBBM Scout Ranger. Oh. Sir, ang ganda nung song mo kagabi. Team song ng GC namin, If We Hold On Together. If we hold on together, I know our dreams will never die. Aawitin ko yan mamaya. Oh. Si PBBM, Scout Ranger. Sabi ni Lolo, si Digong, danger. Kasama sila ni Sarah. Mga dangerous. Diba? Inuupakan nila si PBBM. Sa ano? Sa patraidor. Matapos bawiin Nikki Digong, matapos niyang sabihin na mabuting tao si PBBM, pagkat March 12 banata niya. Santissima Trinidad. Kaya, ganda ng mode ni Sir Glenn. Sabi po ni mga, kasi pupunta ako. Alam mo, pupunta naman ako ng Coronadal. Nadali mo naman, Ma'am Lulu. Oh, graduation song namin yan noong 1976. O, Scout Ranger yan si Digong, Sir Glenn. Scout Danger. Si Digong bangag. Sabi ni Juju Hetz, bangag yan si Digong. O, kahit si Apo Lakay noon, pag pumasok sa territory natin, pinapuputukan ng machine gun na 50 caliber. Eh, sa panahon ni Duterte, putang ina, yan ang pinapaputok ni Digong. Kung imagine, 300 ang armas, 400 ang naparehistro na armas, takot sa China, tang ina. Mm. Endangered species yan si Digong. O, tingnan mo mga DDS vlogger, tikom yung bibig nila sa issue ng West Philippine Sea kasi mga bayad sila. Pero pag kay Mang Kanor, bilis sila. Correct. O, di ba pro-government vlogger lang ang naghamon sa China? O sige, girahin nyo kami. Total, matatapang kayo. O, matapang ang China, tangina, tubig lang ang binubumba. Nasaan napunta yung mga armas nila? Sayang lang yung mga Coast Guard nila na mga walang armas. Mm-hmm. Kailan pa ni BP ang CF fans para mawala? Sabi ni Lady Raika. Ayof talaga, Ma'am Lulu. O, di ba? Ang daming quality ni Digong. Scout Danger. Danger. Oh. Shout out sa mga friends for PBBM family. Ayan. Sabi ni Ate Beth M. Endangered species sila Badong, Celes at Roque. Mga crossbred ng Baboy Ramo at Hypopotamus. Ay, ginuko ko patawaran sa Santissima Trinidad. Yung hayop na nakaganito, oh. Ah, yan ang mga itsura nila. Oh, mga dangerous drug fox, Digong war on tao. Yon, yung hypopotamus na kaganito, oh.
Yan ang mukha ni ano? Kasarap ninyo paglaruan sa social media, di ba? Hypopotamus 'yan. Oh. Hypopotamus nga po 'yan, Kuya Glenn. Yan, 'yon ganun ang mukha ng hypopotamus. Piste, mapagkamalan pa tayong hypopotamus nito. Warren Espiritu, hello po, shout out. Okay. Sige, Lady Raika, hello po. Tingnan mo. Yes, ang mga DDS vloggers, tikom po sa issue ng West Philippine Sea kasi mag-expect pa kayo kasi ang tingin ni Digong sa ruling ng arbitral ruling is a piece of paper. Yan. O, ang tingin po ha, ang tingin ni Rodrigo Roa Duterte sa arbitral ruling is just simply a piece of paper. So naturalmente, ang sumasamba sa kanya ng mga vlogger, mga independent vlogger kuno, eh, independent, niwala ako sa inyo. Nag-boy scout naman daw ata si Sarah, si Digong dati. NPA Ranger si Digong. O, noon Digong, ngayon Tigong na. Oh. Grabe yung mga pweser. Yeah, pwe. Tinaguri ang great. Alam mo, sa totoo lang, Mr. Rodrigo Roa Duterte, pareho lang naman ang katayuan natin sa buhay ngayon. You are a former president of the Philippine Republic and I also put my trust and confidence during the time that I voted you. Pero ang lahat ng ito, nag-ugat ito sa panggagago mo sa mga Pilipino. Sa hindi mo pagalang sa karapatan ng mga sinasabi ninyong kriminal. Actually, yung mga biktima sa war on drugs, they're just simply a victim of circumstances. Biktima din po sila ng lipunan. Kaya ako, sa totoo lang, ayaw ko ng addict. Ayaw ko ng drug users. But if you are going to study the reason why they engage using drugs, because of poverty. And sometimes lack of family support. Hindi mo naiintindihan yan kasi wala kang tinatawag na due process. That's why I hated you much when you implement war on drugs after half year of your drug war implementation. Nawala ang respeto ko sa iyo bilang Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Yung pagpapainit ko sa panahon ng eleksyon, yung pagsasali ko sa mga kampanya kahit wala ka, dinadayo ko ang Jensen, dinadayo ko ang Marbel, dinadayo ko ang Davao, dinadayo ko ang Kidapawan para lang po maka-attend ng mga sorties panahon na ikaw at tumakbo sa pagkapangulo. Kay PBBM hindi ko ginawa yan dahil malayo. Nakapunta lang ako Coronadal, nakapunta lang ako Sultan Kudarat Province. That's the reason why I feel disappointed. Ngayon, hindi ka na nga kapakipakinaba ngayon. Ha? Gumagawa pa kayo ng kaguluhan. Ngayon, tingnan mo, nagkasakit ka tuloy. Mga anak niya, di niya nakontrol sa pagkadurugista. Kailan ba nawala ang C80, Sir Glenn? Kasi I remember year 2002, meron pa. Yes, meron pa. Kasi after ng graduation namin, yun ang last ng ROTC. May mga drill-drill lang, pero wala nang ano. Wala na siyang kwan. Wala na siyang formation. Okay? Sa school kasi namin, last na nagkaroon ng C80 drill, 2003. Bongo o na nung chikwa, caregiver ni Digong, puro basketball at tupag. Baka doon nag-train si Day Sara. Okay? At upang feeling niya six-footer siya pero malas niya, di lumaki si Unanong Incheck. Sabi ni Kabsat Makoy. Tita nandito, hello po. Ayan. Ryan Lee Powers sa bunganga niya. O, amoy tae. O. So, kaya tingnan mo guys ha, bakit ang mga Pilipino nagagalit? Kasi, try to imagine. And I want you to open your eyes. I want you to close your eyes. And try to contemplate. And try to imagine the Philippines that we have at this point of time. Compare the Philippines during the Duterte administration, Aquino administration, Gloria Macapagal-Arroyo administration, Estrada administration, Ramos administrations, and at the same time, Corizon Aquino administration. Compare the administrations of PBBM. What is Philippines now than before? Napakalayo. Diba?
The international, ano ba itong nangyari sa upuan ko? Bakit baba ito ng baba? Naku, Diyos ko, nasira yata sa kaganito-ganito ko. Buti pa ata si Glenn Chong, mananampal daw po kay Madam Lisa pag nakita niya po. Biki po ata. Oh, bakla. Biki. Kung lalaki man, maliit ang utin. Kasi ang malaking utin, hindi nananampal ng babae. Nagpapaligaya ng mga kababaihan. Hindi po nananakit ng babae. Sabi ni Digong yon, pagpatay sa mayor ng Tanawan City, kay Halili, sabi Digong, human rights due process. Kainin nila yung sinasabing due process. Saan yung due process nila? Oh. Okay, cheese, mango, ice cream, lumamig ang ulo ni Katarogo. Sabi ni Infinite Stream. Oy, Ryan Lee, agoy. Siya na all, malaki. Oh. Eh, maliit siguro yung utin niya, kamay nampal na lang ng babae. Pag malaki kasi, hindi po nanakit ng babae yon. Nagpapaligaya po ng kababaihan yun. Diba? So, alam mo, understandable ang mga tinatawag natin. Ano ba sa tingin nyo kay Chong, eh, kaya nga Glenda, o correct? Malas ko lang, magkakasama pa kami ng pangalan. Oh. Ma'am Rebecca Lagmay, mega loud shout out sa iyo. Kaya, guys, sa totoo lang, hindi malayo talaga na pagdudahan, no, itong si Sara at saka si Digong na talagang magkasabwa talaga sila para pabagsakin ang gobyerno. At tinotolerate po nilang dalawa ang aksyon ng kanilang mga mananampalataya, ng kanilang mga taga-suporta. Sabi ni Patriotic Sir Glenn, ayan, kasabihan, kasabayan pala kita na umay kay Digong. First 3 years. Di ba palagi kong sinasabi sa inyo yan? As president, pinagtanggol ko pa siya sa kapatid ko kahit palamura. Pero ang katotohanan ay mahirap pagtakpan. Lumitaw ang katotohanan. Yes, first 3 years na wala na ako ng gana sa kanya. O, sabi ni Roberto Diaco, yaba nga ni Attorney Chong, galit na galit kay First Lady Lisa sa sampalin daw. Bakleta yata. Naku, Diyos ko. Lahat ng president po after Apo Lakay, puro malas. Ngayon lang po gumanda po uli ang Pinas. Now, si Apo BBM na po ang presidente at sabihan pa ni Digong na pasyal-pasyal lang. O ngayon, Rodrigo Duterte, napahiya ka. O, si PBBM hindi nagpapatol. Pero, nakikita ni PBBM na paiba-iba na yung sinasabi mo. At nakikita ni PBBM na ano? Ha? Nakita ni PBBM at nalaman kung ano yung sinabi mo sa kanya na pasyal-pasyal lang. Kaya pinakita ni PBBM ang schedule niya. Tingnan nyo yung schedule ko, may pasyal ba dito? We're not making pasyal here, sabi ni PBBM. See? Di ba kayo nahiya yon sa mga sarili ninyo? O, tingnan mo o, si PBBM, sino considered ng Germany government, no, na kung saan ay, sabi to, Marcos to Germany, investing in Philippines, a more attractive option. Totoo man talaga. O, totoo man talaga. Maganda man talaga ang oportunidad na mag-invest dito sa Pilipinas. Hindi katulad, no, sa mga mentalidad panahon na si Digong ang presidente, nagsisilayasan ang mga ano natin, mga negosyante. Bakit? Napalago ba ni Digong ang ekonomiya? Tanungin ko kayo, napalago ba ni Digong ang ekonomiya? Napababa niya ba ang inflation rate? Inassume ni PBBM 8% ang inflation, huwag kayo, baka mamaya sampalin ko kayo ng mic ko, ha. Sabi po ni Ryan Licia, next LS Sir Glenn at sa lahat pasok na sa work. Ingat, Ma'am Lulu, kay Mate Aisa Chang, goddess from the land of the rising sun. Oh, ang pinalago utang, no? Hindi nakabayad ng utang natin. Unlike sa Marcos administration, 1.4 something trillion ang binayad ng Marcos administration. Nakipagbuno pa tayo sa inflation rate niya, na. Ang napalago niya lang po ay sabi po ni Kabsat Makoy. Oh. Nag-donate nga ang na doble nga ang utang ng Pilipinas. Si PBBM ngayon, alam niyo kung bakit si PBBM nag-attract ng investors at sa pamamagitan ng public-private partnership? Dahil hindi po lamang sa utang ang kailangan. Ha? Hindi lang puro utang. Ito, ha. Congratulations kay Department of Finance Secretary Ralph Recto sa kanyang ad interim appointment na approve na. So anong sabi ni ano, hindi kailangang magdagdag ng buwis. Or hindi kailangang magpataw ng buwis para
magkaroon ng pera ang gobyerno. Kasi alam mo kung bakit? Ang mga investors sapat na na makakatulong. So ganun ang mindset ng ating Department of Finance Secretary na walang iba kung di si Ralph Recto. Sinabi niya mismo yan sa kanyang interview, sa kanyang pahayag, na hindi kailangan ng gobyerno na mag-asa lang sa pagpaningil ng buwis. Ha? Kikita ang gobyerno sa pagmamagitan ng foreign direct investment. So, lumalago ang ekonomiya, hindi nahihirapan ang mga Pilipino. So, sa Duterte administration, siguro singil ng buwis. Kasi hindi man magaling si Digong sa economics. Magaling lang siya magmura. Sir Glenn, 2028, hindi manalo si Bukakang Sara Duterte. 666 lang ang boto niyan makuha. Ilang paso yan ni Martin at ni Gibo, sabi ni Chef Randy Vlog. Trabaho at para tumaas ang standard living ng Pinoy. So paano tayo magkaroon ng trabaho? Papasukin ang mga foreign investors sa ating bansa. Pag maraming pumasok na mga foreigner, maraming pumasok na mga negosyante, pare-pareho ang business, marami po ang oportunidad na magkaroon ng kabuhayan, hindi man lahat ng mga Pilipino, kundi ang mga mapalad na makakaroon ng benepisyo. Sir Glenn, sabi ni Leonora Brown, Sir Glenn, kinulam ko si Digong kasi sobra na siya. Naku, Diyos ko, Santisima. Alam mo, seryosuhin na mga abnormal na mga DDS yan. Ma'am Leonora Brown, oo, huwag kang magbiro sa mga Duterte supporter, mga illiterate yan. Maliban lang sa mga hindi, no, mga anti-Marcos, mga walang kwentang utak, malabnaw, wala silang tinatawag na critical thinking, no? At they don't even understand the word sarcasm. Kaya sisig-anuhin nila 'yan. Isi-screenshot nila 'yan. I-report nila 'yan kay Digong. Ako nga nagla-live nga ako, sabihan na 'wag mong i-content ang mga Duterte. O sige, no? Isi-save namin ang video mo at i-report namin kay Sara Duterte. Tingnan lang natin. Yan ang sabi po ng isa sa mga nanood dito sa aking channel. Oh. Di ba? Mag-basketball ka na lang si Sara. Enjoy yourself. Sabi ni Kaloyal Wannabet. Plastic lang kasi ang pasabog mang China. Hana, ha, 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 ha. Sabi po ni Edna Pastrana. Ano ang good news, Sir Glenn? Ang good news, ayun, uuwi si PBBM mula sa Germany na mayroong 220 billion investment pledges. Mayroon ng letter of intent and what we call this memorandum of agreement. And then, mayroong 22 US company na gustong pumasok sa ating bansa at mag-invest sa semiconductor na produkto. So amounting something billion-billion din. Plus Australia, ganun din. At nagbigay pa ng $20 million para sa ating justice reform. Oh, ang Pangulo nagbayad ng utang si PBBM. Samantalang kay Duterte, dumoble ang utang. Kasi wala mang alam, puro utang sa ano, sa International Monetary Fund. Tayo nga, inooperan tayo, no? Ng World Bank. Sir Glenn, di i-mass report natin mga DDS vlogger para patas lang ang laban kung yun ang gusto nila. At hindi po yan sinasabi Carl Alejo Basaw. Kasi pag marinig nila yan, sabihin nila gumaganti tayo. No? Do it silently. Kill the enemy using silent what we call this strategy. Ma'am Edna Imbang Nabigat, sabi ni Kabsat Makoy, kakarali nila sabi dito, kakarali nila matatakot mga investor sa kanila. Sila ang sumisira ng ekonomiya ng Pilipinas. Totoo yan, Maria Maldita. That is why I ask you, ano ang magandang naidulot nitong iskandalo nila sa Luwasang Bonifacio? Pala. Oh? Si PBBM uuwi. May daladalang dulyares. How about yung ano? Investors. How about yung nag-rally dyan sa Liwasan? Ano natulong nila? Yung nagsilayasan, nag-alisa ng mga businessman? Dahil ginugulo nila yung bansa, ganon? Oh. Yung pagpapababa nila sa Pangulo, andyan pa yung gusto nilang ipalit, si Sara Duterte, nag-attend pa. Kaya walang delikades ang Department of Education Secretary and Vice President. Sinuportahan niya ang grupo na nanawagan ng pagbaba ng Pangulo na appointing officer niya bilang DepEd Secretary. See? At political and party pa niya. Partner pa niya. Di ba?
kundi ba naman itbugok at walang delikadesang BP? O, yung paakyat na si PBBM sa eroplano, may sinabi si PBBM kay BP Sara, wag na tayo makipagplastikan, sabi ni PBBM. O, mabuti naman narinig ni Carl Alejo. Tingnan mo yung pattern, Sir Glenn. Mula kay Digong, Kibulok, gan kay Badong, ha, mga manyakol. Sipin mo yan. Manyak Republic eh. O, yan ang gagawin namin kung makakialam din sila sa iyo, sir. Sabihan mo lang kami ng go. Thank you very much, Carl Alejo Basaw. Alam mo, sinasabi ko nga sa inyo, ang totoong laban ay hindi po sa kalye. Wala silang bilang sa kalye. Doble ang bilang nila sa social media kasi alam mo kung bakit. May troll farm sila. Kaya yung mga vlog na mga pro-government, papasukin nila yan para hindi na po makafocus ang pro-government vlogger sa issue. Lilituhin nila yan. Okay? Lilituhin nila yan ng lilituhin. Sabi ni PBBM kay Sara sa tarmac, ay mag-resign ka na. 1900s or 1500s companies galing Germany gustong mag-invest abroad kasi sa mahal cost of investment sa Germany. So open tayong Pinas for German investors. Kasi malaki din po ang matagal na din po ang ating relasyon sa Germany. Okay? So basta solid North, solid ang support sa present government. Thank you, Timothy Guyapoy. Sa mga hindi ko pa po dito nabasa, ang image ni Digong sa akin ay mag-PI, sabi po ni Ate Beth M. Okay, the direct investment yun galing Germany, hindi hot investment. Kasi ang hot investment pwedeng mag-opt-out. Sila mas maganda ang direct investment. Sure income yan. Oh. So, kaya nga Infinite Stream, gusto ni PBBM na buksan sa foreign direct investment. Mas madagdagan pa ang mga foreign direct investment, which is malaki po ang pakinabang sa ekonomi ng Pilipinas sa mga namumuhunan at sa bansang nilalagakan nila ng puhunan. Oh, kaya nga ini-emphasize ang foreign direct investment. So yan ang sabi ni Infinite Stream na sa foreign direct investment, sure ang income. Unlike sa hot investment na pwedeng mag-up out or pwedeng mawala yan kaagad. Oh? Oh, shout out sa inyo. Okay, basta solid North. Hindi kaya mahihiya yan, sabi ni Carl Alejo Basaw. Hindi kaya mahihiya yan si Sara Mao, pati mga congressman, pinaparesign na rin siya dahil sa pag-attend niya sa rally. See? Nakakaunawa nga tayo na tayong ordinaryo, yung mga congressman pa. Kaya nga, alam mo, ka-resign talaga ang gagaw, ang ginawa ni Sara Duterte. Dapat kasi hindi siya nag-attend. 'Di ba? Dapat kasi hindi siya nag-attend sa rally. Ipapaano nag-exena naman yung inday niyo? Akala niya siguro hahabulin sila ng tao. Ay paano hindi? Pinabayaan sila doon sa Liwasang Bonifacio. Natapos na yung rally nila. Wala, mas marami pa yung nag-attend kaysa sa kahulihan. Napagod na. Sabi ni Roberto Bianco, ang feeling nila may agimat pa si Maudegs at expected nila dami susuporta sa plano nila. Pabagsakin si PBBM pero failed, luhaan sila. Sayang ang 7 araw na pagod nila. Correct. Oh, nag-away pa yung mga hindi nabayaran. Sabi ni Patriotic, lalo magiging bitter ang mga bleeding hearts sa another accomplishment ni PBBM. Nawa ay malinaw pa ang senses ni Digong na makita niya ang reversed outcome ng ginagawa niya kay PBBM. Si PBBM kasi ang pangulo na habang sinisiraan niyo, lalo siyang minamahal ng taong bayan. Dahil hindi na po naniniwala ang tao kasi wala namang ano eh, wala namang kwenta yung mga pinagsasabi. Natiis nga nila yung 35 years na pang-alipusta no, ng mga against Marcos. Yan pa kaya? Oh, mabuti nga lang si PBBM marespeto. Kung hindi, sinabo na yan ang sinabong. Si Digong. Kung ako ang presidente, sabihin ko, okay, sige, ako bababa sa pwesto, ikaw ang uupo dyan. Kay total, parang mas magaling ka man kaysa sa akin. Naging presidente ka, tapos problema mo, minana ko pa. Kung magaling ka na presidente, wala sana akong problema na mamamanahin. O, di ba? Kung ako si PBBM, kaya lang hindi ako si PBBM eh.
kung nagkataon na ako si PBBM, sabihin ko kay Digong, okay, sige, ikaw umupo dyan. Ako maghiga-higa. Total, magaling ka man na pangulo. Oh, sige, sa'yo na yung position ko. Tingnan natin kung kaya mo yan. Panahon ni Digong, sus Ginoo ko, Lord Santissima Trinidad, hinangaan siya. Pero siya din ang sumira sa pangalan niya. Yan, sabi po ni Kaloyal Wanabet, ang mga simpleng Pilipino na iintindihan ng nais ni PBBM para na lumago ang ekonomiya, pero ang mga senador puro self-vested interest lang. Nag-hallucinate, no? Nai-abolish ang Senado. Mga paranoid. Economic provision lang pinag-uusapan. Abolition of Senate na ang kanilang tinututukan at term extension. Di ba mga bobo? Oh, Ma'am Arlinda Reyes Silopo, sabi ni Maria Maldeta Mas, nagtatrabaho firm intact ang mga congressman. Karamara kaysa sa mga senado na inuuna ang utang na loob kaysa sa trabaho. Yan, sabi ni Dio Ferks, shout out sa inyong lahat, Sir Glenn. Kunwari ilang OIC si Sarah, pero kay Gibo at Browner ibinili ng bansa. Alam na ni PBBM na may pagkatraidor ang mag-amang Duterte. Okay po yan, no? Pero hindi naman sasabihin ni PBBM yan. Oh. Kaya nga alam mo, Dio Ferks, halimbawa, gawin niyang caretaker ang vice president. Meron pang nagbabantay dyan. Respeto na lang kay Sara Duterte yan. Pero actually talaga, he is not a caretaker. Pero, sa sinabi talaga na caretaker siya, dapat pangatawanan niya. Eh, yung problema, tinraidor niya pa sa PBBM. Sir Glenn, sabi ni Chef Randy Vlog, yung mga Duterte na yan, unti-unti na yan, kukunin ni Satanas at demonyo, kasi yung kulturali nila sa Liwasang Bonifacio, nakita ko may mga sungay sila lahat. Oh my God. Oh, may mga spiritual, may spiritual sense pala itong si Chef Randy Vlog. Kasi nakikita niya may mga sungay lahat. Hmm. Mali-mali pa yung sinasabi ni Digong, hindi pa organized, hindi pa well thought. Kung ano lang pumapasok sa bunganga niya. And then sa kanyang pagsispeech, bigla nagbuckle, bigla nabubulol. Hmm. Ma'am Priscilla Acepcion, Sis Erlinda Reyes Silopo. Ayan, ang may kagagawan niyan, mga DDS vlogger, binulan nila si Mau Diggs at Sara Mau na marami ang susuporta sa kanila. Kaya itong mag-ama na paniwala, nalagay tuloy sa alanganin si Sara. So, oh, Sir Glenn, shout out to Beth Morakoshi and Priscilla from Erlinda Reyes. Ayan, good. Adieu, Ferks. Ayan to Sir Danny Rinado from Priscilla Acepcion. Hello, Ma'am Priscilla Acepcion, to Sir Danny. Maraming salamat, Balsa Farmer, sa iyong pag-subscribe. Thank you very much sa mga nag-subscribe, ha. Sabi ni Steve Yu, hindi ko pa pala nabigyan ng jacket si Steve Yu. Huwag kayo maghingi ng jacket, ha. Ako po ang bahala na mag-ano. Sir Glenn, yung mga commercial sa LS mo, hindi ko skip. Maraming salamat, Ate Beth. Actually, pag hindi nyo i-escape yung mga yung commercial, makakatulong yan sa channel natin. Pero kapag masyado mahaba na, i-escape nyo na, importante po yung message ng pinag-usapan natin. Okay? Sabi ni Stevio, Vietnam, Malaysia, Indonesia, open trade sila sa foreign investors. Kaya yan yung mayaman. Ayan. Tayo na lang naiwan sa Asia Economic Progress dati, panahon ni Marcos Sr., second tayo sa Japan sa economic growth. Okay. Nung yung pumalit si Aquino, Ramos, Estrada, Gloria, ay, Ramos Pinoy pa. Ay, wait lang. After Apo Lacay, andyan si Corazon Aquino. Corazon Aquino naging Ramos. After ng Ramos, si Erap Estrada. Okay? After Erap Estrada, Gloria Macapagal Arroyo. After Gloria Macapagal Arroyo, Rodrigo Roa Duterte. Ninoy Aquino. After Noynoy Aquino, Rodrigo Roa Duterte. After ni Rodrigo Roa Duterte, si PBBM. Oh, yan. Nag-gets ninyo? Ang order ng presidente is Apo Lacay. Nung pinatalsik nila, pinalayas nila sa Malacanang sa Apo Lacay, pinalit ni Corazon Aquino. Corazon Aquino, nagsimula na nabisit ang ekonomi ng Pilipinas. Corazon Aquino, Ramos. After ni Ramos, Joseph Estrada.
After Joseph Estrada, Gloria Macapagal-Arroyo. After Gloria Macapagal-Arroyo, Pinoy. After Pinoy, Digong. After Digong, PBBM. Sabi ni Relisina Alino, Sir Glenn, ang kumakalaban sa mga Marcos ay kinakarma. Kasi tingnan mo ang mga Aquino, paubos na si Chris na lang ang natira. O mayroon pang Balsi. No? Pero sa totoo lang, ang bumangga kasi sa mga Marcos, tibag. Oh. Yan. Sabi ni Josephine Valencia, Zara at Digong, takaw sa kapangyarihan at laking sisi ko talaga na binuto ko si Sara for BP. Sana si Tito Soto na lang ang naging BP. Magaling at matalino pa. Oh. Kaya yan eh. Marami din mga nagsisi, Josephine Valencia. Maraming nagsisi. Hindi lang po ikaw. No? Bigyan natin ng moderator. Ang ganda po ng kanyang comment. Lisa Pader, hello po. Good afternoon. Sinugo daw sa hospital si Digong after bumaba ng speech niyang nag-buckle-buckle na. Oh, titingnan natin, no? Sabi po ni Steve Yu, smunting tinig TV, Sir Glenn, bakit maliit pa rin ang sahod ng mga teachers sa DepEd? Dapat ma-increase na sahod, mga teachers, sana gawin ni Saramao. Oh. Ang kamatayan block, meron pong bill na pinopropose yung gawing uniform ang sweldo ng teacher, gawing pong 50,000 ang basic salary ng teacher. Kasi ang teacher 1 ngayon is a matter of 24,000. May teacher 1, teacher 2, teacher 3, and then may master teacher 1, master teacher 2, master teacher 3. So yun yung mga ano ng teacher pag nasa secondary, okay, and tertiary level. So ang basic salary ng teacher is 24 to 27,000. So hindi pa yan kasi marami pa yan. Andyan, kukunin pa yan ng pag-ibig, ang GSIS, ang mga contributions. Oh? Pero mayroon naman silang mga tinatawag na mga uniform allowance, mga chop allowance, kung ano-ano pa dyan. Pero maliit masyado. So dapat, yan din ang isa sa sutukan ni Sara na magkaroon siya ng bagong reform. E paano wala? Kasi kailangan ng teacher motivation. Okay, bye po. Work muna, sabi ni Ma'am Tuda Analisa. Maraming salamat, Ma'am Toda. Sabi ni Beth M. Ayan, inaatake tuloy si Digong sa prayer rally nila yan. Ang bilis ng karma. Kasi nag-buckle siya eh. Sabi ni Erlen Darius, Sir Glenn, yakatapos ko lang mag-replay LSU kagabi. Nagulat man mi na wala lahat ng video yo. Ang ganda pa naman ng kanta yo, tapos biglang nawala ng LS. Sabi nga nila, huwag tayong mag-alala kung may nawala. Kung may nawala, meron pong darating. Okay? Sir Glenn, hindi nila pinatapos ang pagsalita ni Duterte. Sumama ang pakaramdam. Dinala nila sa ospital. Kasi mahina na si Digong. Akay-akay pa nila, bakit dinala pa nila doon yung hamog, yung lamig? Naku, hindi nag-iisip talaga. Panahon ni Apo Lakay, number 1 tayo sa Asia, number 2 lang sa Japan. Okay? So, Sir Glenn, hindi nila pinatapos. Correct, Sunshine Tingson, shout out. Okay, good morning, Sir Glenn. Ang kumakalaban, sabi ni Rizzi Liza Alino. So, huwag maging sensitive masyado sa walang logic. Okay? Guys, ano na, 11 minuto na lamang ang natitira at ako po'y magpansamantalang magpapaalam sa inyo. Meron pa po akong pupuntahan. Okay? Kasi po kasi 'di ba mayroon akong swimming pool na mga ano, so magka-canvas ako kung magkano ang mga kailanganin pa. Yan. And syempre pupunta rin ako ng Marbella. Ayan, Kati yun, apology. DepEd reforms ang gumawa pa ang Makabayan Block. Sagwa talaga, no, ni Sarama. Walang ginawa, puro pa press con parali second, rally-rally ang tindi. Meron pong panukala ang Kamatayan Block, ang Makabayan Block, na dagdagan ng sahod at gawing 50,000 pesos ang basic salary ng teacher. O, dapat wag na nila gamitin, Maudigs, matanda na, tapos kinulam pa, sabi po ni Roberto Dianco. At ganito po yun, no? Talagang masasabi talaga natin na talagang uhaw si Sara sa kapangyarihan. Kaya yung mag-ama na to, delikado to. No? Delikado to kasi pwede nating pag-isipan na magkasabwat to para mapapatalsik si PBBM. Kaya nga tumakbo itong bilang pangalawang pangulo eh. Para kung ano ang mangyari kay PBBM,
Ayan, si Sarah ang mag-takeover. So ngayon, sa kabila ng magandang ginagawa ng Pangulo, meron pala silang mga movement to oust the president. Meron silang mga panawagan sa loob ng 7 araw na pababain si PBBM sa pwesto. So very, very evident no, talaga ang reason because they want Sara Duterte become a president sa hindi kahirap-hirap na pamamaraan. Kasi alam nila na kapag idaan sa eleksyon, matatalo si Sara Duterte. Kasi sila-sila na naman ang naniniwala. Pakiusap ko sa lahat, sabi po ni Chef Randy Vlog, mga viewers ni Sir Glenn, huwag tayo mag-skip ng ads. Mahalin natin ang Marcos Vlogger. Yan. O, sabi nga ni Ma Maria, sabi ni Chef Randy Vlog, ako'y natatouch, no? Kapag kayo na po mismo ang mga nananawagan. Kasi, totoo lang, we need your support. Ingat po, sir, make your place private for security lang po. Okay lang yan. Wala mang problema. Kung mamatay tayo bukas, edi yun ang ating kapalaran. O, sir, kita ko, kantahin mo yung If We Hold On. Kantahin ko yung If We Hold On kapag ako po ay magpapaalam na sa inyo. Isa din po yan sa aking mga what you call this favorite na mga kanta. No? Paborito ko din yung kanta na yan eh. O, yung If We Hold On. Ayan, grabing support namin kay Duterte panahon. Nung panahon, puno ang bahay namin ng tarpaulin. Pero ngayon, bawal na yung support ko kasi nakakahiya na sila. Yes, Ristilisa Alenio. Ako din, nag-attend din ako ng mga rally ni Digong. Oh, kasi dapat na si Digong, wag na, pagod na si Digong, wag na sana gamitin ng mga makapalibot sa kanya. Dapat tigilan na si Digong. Asawa niya na pumunta sa mga rally. Oh. Eh paano kung hindi makinig? Kasi siya po yung naghari-harian. Diba? So paano kung hindi maano, paano hindi makinig kay sa asawa niya kasi naghari-harian si Digong. Pagod na siya, halatang pagod na yung katawan ni Rodrigo Roa Duterte talaga. Ano pa itong nangyayari sa upuan? Kung bakit bumababa? PRRD, pinakamagaling na naging presidente. Oh, pinakamagaling sa ano, putang ina, Roberto Broncano? Hindi ka ba naya sa kaluluwa mo? Kahit nga si Digong, hindi niya nga matanggap-tanggap na magaling siya. Ikaw lang nagsabing magaling siya. Magaling ba siya na nilubog niya ang Pilipinas sa utang? Magaling ba siya sa inaaway niya yung lahat-lahat? Oh. Ganyan, ganun ba kayo mag-measure ng kagalingan? Ikumpara kay PBBM? May mga billion-billion na investment na dinala si Rodrigo sa Pilipinas. Saan? Nagpatali isa sa China kasi duwag. Yan ang galing? Ay nako. Kaya nga nainis ako sa inyo kasi mga bobo kayo. Mga tanga kayo ba? Hindi nga matanggap ni Rodrigo Roa Duterte na magaling siya kasi alam niyang hindi siya magaling. Tapos ipagmamalaki ninyo si Rodrigo Roa Duterte sa akin sa channel ko na magaling siya. Saan ang galing ni Digong? Ang magaling magputang ina? Ang galing magmura? Ang galing magpapresko ng gabi? Ang galing mag-lockdown ng bansa? Ang galing mangutang? Di ba dapat maging reasonable kayo? Hindi kami mga bobo dito. Ano akala mo ipinanganak kayo kami noon lang? Kahapon lang kami ipinanganak? Yan ang akala nyo sa amin? Lalong-lalo sa akin? Sino nagsabi na magaling si Digong kumpara kay PBBM? Niwala nga yan sa kulangot ni PBBM si Digong, sabihin mong magaling. Magaling sa ano? Magaling sa extrajudicial killing? Magaling sa belt-belt ko, no? Yung mga hindi natapos ni PBBM infrastructure, ni Duterte na infrastructure program na ipinagpatuloy ni PBBM, yan yung galing. O, di ba? Mahiya kayo. Si Rodrigo Roa Duterte ang pinakawalang kwentang Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Nakakahiya. Nilalayasan na nga ng kapartido niya dahil nakakahiya. Di ba? Walang magandang naidulot si Digong, kahihiyan. Sino mo first time siya na nagiging Pangulo ng Pilipinas na inihabla sa International Criminal Court? War on drugs niya, 7,000 biktima, hindi pa may paliwanag kung totoo bang biktima o hindi, kung totoo bang addict o hindi. Idol na idol kayo kay Rodrigo Roa Duterte na parang demonyo magmura? Pinapasok yung mga pogo dito, mga Chinese? O ngayon sinuspended ni Bico Soto yung operation ng pogo sa Pasig? Yung Philippine Online Gaming Operation? Na kung saan karamihan sa mga trabahante ay ang mga alien
mga inchik? Sino nagturo sa inyo na magaling si digong? Ako paliwanagan ninyo na magaling si digong? Saan banda? Kumpara kay PBBM, ha? Oh my God, patawara. Saan kayo nakakita niyan? Si Badong nagsabi? Sino? Si Maharlika nagsabi? Hindi niya kaya ipagmalaki ng anak niya. Yan ang galing. Paano mo nasabi na magaling si Rodrigo Roa Duterte? Anong legacy niya? ICC. Ang inakalat niya, si PBBM ang gusto niyong ipa-ligpit. Magaling mang brainwash, magaling mag-psycho, sa walang, sa ano tawag, sa hindi magandang pamamaraan. Magaling magmanipula, yun ang galing ni Rodrigo. Yung iba sinusumpa na si Digong. I am not saying that PBBM is the best, but PBBM is excellent, more than the best. Kaya tinatawag na His Excellency. Sino nagturo sa inyo niyan? Ha, Roberto? O, nilusaw na, nilulo si Roberto, Sir Glenn. Ay, kaya, Diyos ko, sermon pa ako ng sermon, nalusaw na pala. Roberto, Arnel Casino, shout out. Ro Casenio, Roberto Broncano, idol mong demonyo, puro patayan at drugs kuno. Mas BFF niya mga drug lords, Michael Young at Peter Lim. And so forth, sabi ni Infinite Stream. Roberto Broncano, yung digongyo mo, magaling magmura. Adik pat, nagmamolestya ng katulong niya. Pwe, sabi ni Carl Alejo Basaw. Oh, Roberto Blocano, paano mo nasabi na maraming nagawa si Digong? Ngayon lang may nagagawa ang presidente, hindi yung puon mo, umayos ka, sabi ni Edna Pastrana. Sabi ni Tita nandito, pilit nilang sinisiraan ang ating mahal na PBBM kasi wala sila sa katiting nito. Correct. Oh, sabi ni Roberto Dianco, ang sarili yung bayan Davao, di niya napaganda at 20% pa ang ano, poverty rate. Sabi ni Stevio, Pogo lang na galing China ang foreign investors sa Pilipinas. Pero ano nangyari sa Pogo? Ngayon sa Pinas, pinalalayas na mga singkit sila pala gumagawa ng scam sa social media. Inalis nga si Lenny sa Hadhok noong nagpunta sa AUS Duterte rally. Correct. Diba? Yan ang galing ni Digong. Oh. Ang legacy niya, mag-iwan ng 13 trillion na utang na tayo ang nagbabayad. Oh. Tingnan mo, deleted naman ni Ma'am Lulu si Ferdinand Tabuno. Oh. Sabi ni Digong noon, pag hindi pa mag-injection ang mamatay daw ng 7 beses. Di ba ka-abnormalan yan, Sir Leonardo Lipurada Sr.? Di pwede si Sara mag-president ng Pinas kasi di magaling mag-English. Ang lalo niya kay PBBM sa English. Ang layo niya kay PBBM sa English. Tapos, nagbabasa pa ng speech. Sabi ni Rizalicia Alinio, sabi ni Roberto Dianco, mga uto-uto at may saltik mga yan, magaling ba yon? Dami biktima ng extrajudicial killing, magmura, magsinungaling, magaling ba yan? Tanga ka, na-name pa naman kita. Roberto. Sabi nga, kung pa-ending, sabay pasok ang mga fentanyl gang. Sabi ni Infinite Stream. O, sabi ni Sir Daniel Renato, Ferdinand Taburo at Roberto Broncano, huwag kayong palko. Imagine, kung saan pa ako aalis, sa pa kayo magngaw-ngaw. O, ala nga sa kalingkingan ni Sandro, si Sara Bobo at tanga. Correct. Bilib na bilib kayo sa mga Duterte. Saan din nalang ni Duterte ang bansa? Walang direksyon. O, kaya nga ayaw papuntahin si Kibuloy sa Senate kasi style po ng Duterte administration yan. Na kung sino yung mga kaalyado niya, wag mag-attend ng Senate hearing. Oh. 'Di ba? Oh, again, maraming salamat sa inyo, sa inyong pakikinig. At ako po ay nagpapasalamat muli sa mga naga-share, mga naga-like. Okay? So, ako po ay aalis. Mag-charge lang ako at mag-ikot-ikot. At pag hindi ako maka-live ngayon or bukas ng umaga, hapon ako magla-live kasi baka hindi ako makapag-uwi. Okay, sana mag-enjoy kayo and review our live streaming kasi yung mga video ko dati
Okay, Ban Fien. Ayan, Ban Pin. Maldita. Bose Duterte. Bobo si Duterte, sabi ni Chef Randy Vlog. Walang alam sa ekonomiya. Alam niya, protector sa droga dyan. Siya matalino. Adik sa Dabaw yan. Lahat ng kabataan nga sa droga pinapatay ni Dugong. Iniwan tayo ng 6.7 trillion na binulsa nila. Ayan. Sayonara, carbonara, katarugo. Okay? Sabi ni Sir Infinite Stream. So ako'y magpapaalam na. Maraming salamat. Have a nice day. And God bless everyone. Mabuhay ang Munting Tinig community. Mabuhay ang ating mahal na Pangulo. Mabuhay ang bagong Pilipinas. Hashtag resign Sara Duterte sa DepEd. Okay? Yan. Bye. Adios.